po ang lahat ng tumayo at sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon Jesus. Purihin po natin ang Ama. Hallelujah. Hallelujah. Samahan po ninyo ako basahin ang awit 145 verses 1 to 9. Awit ng pagpupuri. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking iyahayag. Di ko titigilan magpakailanman magpasalamat. Aking pupurihin pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ikaw'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinman lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Iahayak nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihan'y ipamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabing ikaw ay dakila. Iahayak nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ng may kagalakan ang iyong katuwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanginoy hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamalagi. Purihin po natin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Patuloy po natin awitan ang ating Panginoong Jesus. Dami po yung lumapit sa kanya. Itaas po natin ang ating tinig. At patuloy po siyang pasalamat. Pagkat karapat dapat lamang po siyang pag-alay ng papurit pagsamba. Karapat-dapat
Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos, aming sa langit, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na muli binigay mo ang araw na to para sa iyo. Salamat sa bawat isa na nakatugon, na naandito ngayon upang ikaw ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat din po sa pag-iingat sa nitong mga nakaraang mga araw na hindi maganda ang panahon, Panginoon. Merong mga ulan, merong bagyo. Ngunit, Lord, alalahanin na bawat isa na kung meron mang bagyo, merong ang araw ay patuloy na sisikat. Katulad ng mga pinagdaraanan namin na kung meron na mga pagsubok, merong pag-asa, ang araw ay sisikat, Panginoon. At Lord, kayo nga lang po ang aming tagpag-asa, kayo ang aming tagumpay, Panginoon. Na kung meron na mga sakit, Panginoon, meron mga pains in our hearts, alam namin there is joy, there is happiness in our hearts, there is peace. Lord, maraming salamat dahil kayo ay nananatiling tapat, nananatiling dakila sa bawat isa sa amin. Ni minsan, ni hindi mo kami iniwan, ni pinabayaan man. Sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga kasalanan, Panginoon, salamat sa pagpapatawad na patuloy mong pinagkakaloob niyo sa amin. Kayo ang aming Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin, ang Diyos na hindi nagbabago. Lord, sa bawat isa na andito, maraming salamat because we made a choice. We choose you because you first choose us. You choose us to be your child. Amen. And Lord, sa magbabahagi ng iyong salita sa umagang ito, bigyan mo po siya ng wisdom and knowledge upang ito ay maibahagi at maparating sa amin ng may bisa at kapangyarihan at patuloy na magre-rema sa aming puso at isipan, aming Ama. Ang patuloy nga lang po na samahan kami ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At Lord, alalahanin niyo din po ang mga kababayan namin, mga nasa sitwasyon, Panginoon, na mahirap, Panginoon, na nangangailangan na ma-rescue, mga nasa lugar na binabaha aming Ama. Tugunin niyo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, maging ang kanilang financial, maging kagalingan, Panginoon, sa bawat may sakit, ang restoration ng bawat relationship. For you are our Jehovah Jireh, our Jehovah Rapha, and you're the God of order. Lord, sa umagang ito, lahat ng papuri, parangal, ay nilalaan namin para sa iyo at inihahandog namin na may pusong tapat at may pusong dalisay. Lord, ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah! Sino po dito ang excited na magpuri?
Purihin kami, Ama. Patuloy po kaming lalapit sa inyong harapan. Mag-aalay ng papurit pagsamba, pagkat ikaw ang Diyos na karapat dapat lamang alayan ng lahat ng pagsamba. Maraming salamat. Hallelujah. We'll continue to bless your name, O God. I'm not afraid to die.
congregational prayer. Sama-sama po tayong magbigay ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, pagdakila, pagluwalhati, Ikaw ang makapangyarihang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Karapat-dapat sambahin dahil sa inyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Aming Ama, kulang po ang oras, Panginoon, para patuloy kang ilarawan, aming Ama, ang iyong kagandahan, ang iyong pong kabutihan sa aming mga buhay. Kulang ang mga awitin, Panginoon, maging ang mga salita para ilarawan ang kabutihan at katapatan ng Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat pong muli, aming Amang Banal, dahil kami po ay malayang nakapag-alay ng pagpupuri at pagsamba sa inyong pangalan. Sandaling ito, aming Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Patuloy po kaming dumadalangin, aming Amang Banal. Patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan na nawa ikiling ninyo ang inyong pandinig sa amin, sa aming mga panalangin na ihahandog sa inyo. At ito po yung maging handog na kalugod-lugod sa inyong harapan. Dalangin namin pangyarihin mo po ang bawat panalangin ng naaayon sa inyong kalooban. Nilalapit po namin, aming Ama, ang aming bansa. Patuloy po kami nagpapasalamat dahil, Panginoon, kahit may bagyong dumating, aming Ama, nandun po ang proteksyon ninyo. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan na patuloy na umaalalay sa aming bansa. Dinadalangin namin, aming Panginoong Jesus, na patuloy mo pong bigyan ng pag-asa, aming Ama, yung mga nasalanta ng bagyo, aming Panginoong Jesus. Patuloy po, aming Panginoon, bigyan mo po sila ng comfort na nagmumula sa inyo. Bagamat marami po, Panginoon, ang nagkaroon o nakaranas, Panginoon, ng pagbaha, meron pong mga landslide na nangyari. Marami po kaming kababayan ngayon na nasa evacuation center. Pero patuloy po kaming nananalig, aming Ama, na Ikaw po ang Diyos na nag-ingat sa aming bansa laban sa anumang klase ng sakuna, Panginoong Jesus. Kung paano, aming Amang Banal, ipinakita mo ang katapatan mo noon, patuloy mo po itong ipapakita sa amin ngayon. Tunay nga po, aming Amang Banal, na wala kaming ibang sandigan, wala kaming ibang matatakbuhan, kundi ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari lamang. Nagpapasalamat kami, aming Amang Banal, sa lahat ng pagkakataon na iniligtas mo po kami, aming Diyos. Gayun din naman po, aming Ama, patuloy po namin pinapanalangin ang aming pong pamahalaan sa sandaling ito. Dalangin namin, aming Diyos, na makapangyarihan, na patuloy po Ikaw po ang maglagay ng mga planuhin nila, aming Amang Banal, sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon, kung paano po nila maayos, aming Ama, yung mga lugar na nasalanta, aming Panginoong Jesus. Dalangin namin ang mabilisan, Panginoon, na pagresponde nila sa mga tao, aming Amang Banal. Gayun din naman, Panginoong Jesus, mamayani sa kanilang mga puso't isipan ang compassion, Panginoon, para sa mga nasalanta ng bagyo. Dinadalangin po namin ang aming presidente, aming Amang Banal, na patuloy mo po siyang bigyan ng karunungan at panahanan po ng inyong espiritu. Dinadalangin namin, aming Panginoong Jesus, na patuloy po mangyari ang inyong kalooban. Ipaunawa mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang dinaranas namin ngayon. At patuloy po, aming Amang Banal, maluwalhati lamang po ang inyong banal na pangalan. Ganon din naman po, aming Ama, patuloy po namin pinapanalangin, Panginoon, ang buong iglesia po, aming Diyos. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang ulo, Panginoon, ng iglesia. Ikaw po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng inyong buhay na ipahayag po ang magandang planuhin ng aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin namin, aming Amang Banal, na sa sandali pong ito, Panginoong Jesus, Ikaw po ang kumatagpo sa bawat iglesia, Panginoon, sa buong mundo. Ganon din naman po, Panginoon, sa tinawag mo sa paglilingkod para po magmisyon, Panginoon, sa mga liblib na lugar, maging sa mga bansa na hindi po basta-basta naaabot ng inyong salita. Dinadalangin po namin ang pag-iingat po ninyo sa bawat magbabahagi. Patuloy, Panginoon, na kalakasan na nagmumula sa inyo, aming Ama. Dinadalangin namin, Panginoon, patuloy mo pong panumbalikin sa kanilang mga puso't isipan at lalo pang paniwarain, Panginoong Jesus, ang pag-ibig mo, aming Ama, na kanila pong naranasan. Nang sa gayon, Panginoon, pag nagbahagi sila ng inyong salita, nandun po ang conviction, aming Ama, ng kapangyarihan po na nagmumula sa inyo. Salamat, aming Amang Banal, kung saan mo po kami nilagay na iglesia. Salamat po, Panginoon, sa pamunuan ng Jesus, the Giver of Life. Lord, dinadalangin namin ang aming pong head pastor na si Pastor Tino de Pasumpil, Panginoon. Patuloy mo po siyang bigyan ng karunungan, aming Amang Banal, at ang kalakasan na nagmumula sa inyo, aming Diyos. Dalangin ko po, Panginoong Jesus, na ilagay mo po sa kanyang puso ang patuloy pa pong desire, Panginoon, na makapagbahagi pa, Panginoon, ng inyong salita, at patuloy pa pong maitanghal ang inyong banal na pangalan. Dinadalangin namin kung ano man po ang kanyang mga planuhin, Panginoon, at desire para po sa ikakaganda, Panginoon, at ikauunlad ng iglesia ng Jesus, the Giver of Life. Pangyarihin mo po ito nang naaayon po sa inyong kalooban. Itinataas po namin, aming Amang Banal, naging ang Board of Trustees, Panginoon, maging ang mga pastors, coaches, elders, Panginoon, at ang leaders, Panginoon, ng kabuuan
kabuuan ng iglesia. Higit sa lahat, patuloy po namin nilalapit sa inyo si Pastor Andrew Luna, Panginoon, na patuloy mo pong ipinagkaloob, Panginoon, sa Jesus the Giver of Life San Pedro para po pangunahan kami. Dalangin po namin, Panginoon, ang double portion ng iyong anointing, Panginoon, para po sa lahat, Panginoon, na nagbabahagi ng inyong salita. Higit sa lahat, Panginoong Jesus, ang kalakasan na nagmumula sa inyo para po patuloy silang makapaglingkod, aming Amang Banal. Patuloy po nilang maipahayag ang inyong pong kabutihan sa kanilang mga buhay. Itinadalangin din naman po namin, aming Amang Banal, patuloy din naman po ang Vision of God's Glory na Prayer Mountain, Panginoon. Kung paano sa paumpisa pa lamang po, ibinigay mo po ang vision na to, Panginoon, sa nakaraan, aming Amang Banal na administrasyon ng Jesus the Giver of Life. Salamat, Panginoon, dahil sa sandaling ito, natugon na po ang aming panalangin. Itinataas po namin, Panginoon, ang patuloy na construction nito. Patuloy pong provision na nagmumula sa inyo ay aming pong inihiling, aming Amang Banal. Napangyari po, Panginoon, ang Vision of God's Glory, hindi dahil sa aming sariling kalooban, dahil ito ang kalooban mo, aming Amang Banal. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy po kung sino man po yung mga akyat doon, Panginoon, para po dumulog sa inyo sa pananalangin. Bitbitin nawa nila, Panginoon, ang katugunan sa kanila pong pagbaba, aming Ama. Gayun din naman po, Panginoong Jesus, patuloy po namin nilalapit ang bawat pamilya. Lord, ikaw po, Panginoon, ang kumatagpo sa bawat isa, aming Ama. Kung paano po, aming Panginoon, tinawag mo po kami sa paglilingkod at ipinaranas mo po ang inyong pag-ibig. Gayun din naman po, Panginoon, inihiling namin, aming Ama, nakatagpuin mo po ang mga kapamilya namin, mga kaibigan at kamag-anak na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Ipaunawa niyo po sa kanila ang inyong pag-ibig kung paano po ito ipinaunawa sa bawat isa sa amin. At sa sandaling ito, aming Amang Banal, sama-sama po kaming lumalapit sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Patuloy kami nagpapakumbaba at nagpapasakop po sa inyong kalooban. Mangyari po ang inyong kalooban dito sa lupa para lamang sa langit, sa ikaluluwalhati ng inyong banal na pangalan. Sa inyo pong pagpuri, parangal at pagsamba sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maaari na po makaupo ang bawat isa. Yan. Mapagpalang umaga po. Good morning! Ayan, gising naman po pala. At pamuli po, binabati po namin kayo ng welcome po sa Jesus the Giver of Life. At binabati rin naman po namin ang lahat na nagdiriwang ng kanilang birthday and anniversary. Happy birthday po and happy anniversary. Tuloy-tuloy po ang ating gawa. At kaya naman po, ini-encourage po namin ang bawat isa na maka-attend po tayo every Wednesday ng ating Bible study and every Friday ng ating prayer meeting. Nag-i-start po yan ng 7:30 at natatapos naman po ng 9 p.m. Ito po ay face-to-face na, wala na po tayong live when it comes po sa ating prayer meeting and Bible study. Kaya naman po, may kapatiran po kayo, kaibigan, pwede nyo po silang invite dito every Wednesday and every Friday. And kayo naman po, para po sa mga kapatiran natin na wala pa pong LGM, na pinapangunahan po ni Sister Irma Montoya, maaari po kayong mag-approach sa kanila. At meron din po tayong mga leaders, kung alam nyo po na kayo po ay tatay, pwede po kayong mag-approach kay Brother Junjun Ababan, yan po ay sa Roots. And then po, para po sa mga nanay, ito po ang Vine na pinapangunahan naman po ni Sister Vivian Montalegre. And syempre, meron din po tayong Seed. Ito po ang mga young adult na pinapangunahan naman po ni Coach Kevin Montalegre. And syempre, meron po tayong youth. Ay, youth? Yan po ang leaf na pinapangunahan po ni Sister Ira Ludovice. And syempre, meron po tayong junior twin children na pinapangunahan naman po ni Sister Carmelita and Sister Rosel. And last po, ang big kiss na pinapangunahan naman po ni Sister Vinya and Brother Edison Ludovice. Kaya naman po, kung kayo po ay wala pa pong LGM, pwede po kayong mag-approach sa kanila. At kung nakikita nyo po, meron po tayong blue box dito sa unahan. Yan po ay para po sa construction po ng ating prayer mountain, ang Vision of God's Glory. Sa mga gusto po makabahagi, maaari lamang po tayo maglagay dyan. At sa mga gusto, wala naman po na hindi po afford na makabahagi, very important po ang ating mga prayers. So, yan po ang wag na wag nating kalimutan. Huwag niyo po kalimutan na i-like, share, subscribe ang ating YouTube channel. Yan po ang Jesus the Giver of Life, San Pedro, Laguna. And meron pa po. And last po, para naman po sa mga kapatiran po natin na gusto po mag-tithes po through online, pwede po kayong mag-send sa bank account, BPI number 5343-390485. Account name po niyan is Irma Montoya and Soledad Ababan. Yun lamang po at maraming salamat. To God be the glory.
Yan, sige po. Maaari po bang isilent po natin ang ating mga telephones at ihanda po natin ang ating sarili, ang ating puso't isipan para po sa Word of God. Kaya naman po inaanyahan ko po ang ating butihing pastor, Pastor Andrew Luna. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sapagkat tayo po muli ay narito. Ano po, at hindi po hadlang ang nakaraang bagyo sa ating pong buhay, sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. So, akala ko nga wala akong kuryente. Wala rin itong tubig. Ano po, pero salamat sa Diyos sapagkat nabuti pa rin ang Panginoon sa atin dahil sa ngayon ay narito tayo para masamba pa rin siya na talagang mayroon pong kuryente. Kaya nga, kanina habang kami po ay papunta ho rito, sabi ko ganun, kung walang kuryente, sabi naman ng misis ko, nako, naka ano pa naman tayo, naka-jacket. Paano pag mainit? Nakalimutan. Well, anyway, salamat sa Panginoon dahil naka-aircon pa rin naman tayo. Okay, tayo po ay dadako ngayon sa ating pong pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Ano po? At sa ating pong pagtatalakay, pagpapatuloy po natin ang ating pong pagtatalakay sa aklat po ng mga gawa. Ang ating pong talakayin sa umagang ito ay pinamagatan po nating Experiencing the True Gospel. Kung kayo po ay may Biblia, ay basahin po natin ito sa aklat po ng Acts chapter 2 verse 37 hanggang verse 38. Sabi po rito, "Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, 'Brothers, what shall we do then? What shall we do?' And Peter said to them, 'Repent and be baptized in every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit.'" Yan, pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yung mukha at manalangin. Dakilang Diyos, aming amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ni Kristo Jesus, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo aming Ama sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muli ay aming pong tunghayan, pag-aralan ninyo pong mga salita. Inaamin po namin sa aming mga sarili, aming Ama, na wala kayong magagawa kung ikay wala sa amin. Kaya ang aming pong panalangin na way patuloy mo kaming pangunahan at samahan, bigyan ng sapat na karunungan at kaalaman at pangunawa upang maintindihan po namin ang mensahe mo, Diyos, na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Samahan niyo po lamang kami, dakilang Diyos, aming Ama, at inyo kaming pagpalain. Salamat po sa pangalan ni Jesus, maraming salamat ang langin, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Okay, purihin po ang Panginoon. Muli ang ating pong talakayin ay Experiencing the True Gospel. Huwag na natin pag-usapan yung tungkol sa ano, sa, Araw ng mga patay, kasi hindi naman natin, hindi yun ang bahagi ho natin eh. Wala tayong kinalaman ho doon dahil hindi naman yun ang tradisyon talaga natin. Hindi tayo sumasabay ho doon at tayo po ay, ang ating pag-usapan, yun siyempre yung mayroong kinalaman sa ating pong buhay bilang Kristiyano. Okay? Yung aklat ho ng mga gawa, once again, ito po ay pagpapatuloy ng gawa ho ng Diyos, ano po, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na kung saan ay nakita po natin ang Diyos ay gumawa ho sa buhay po ng mga apostles. Ano po? Kaya nakita po natin itong mga ordinary people na ito. Sabi nga, when God choose the ordinary men to be witnesses of Jesus, He used them to encourage everyone that God can use us no matter what our levels are. Nakita po natin, di ba, na itong mga alagad po na ating Panginoon, sila po ay mga fishermen, ano po, sila po ay mga ordinaryong mga tao lamang ho, ano po, hindi sila mga professionals na tao, pero kayo pa man, sabi nga, ginamit po sila ng Diyos, ano po, para ho ay encourage tayo, bawat isa sa atin, na kahit naman daw ano ang ating pong kalalagayan at katatayuan sa buhay, ay pwede tayong gamitin ng Diyos. Tanda natin mabuti mga kapatid na hindi naman kailangan na maging professional ka talaga. Hindi man kailangan na matapos ka talaga ng isang degree para ikaw ay magamit ho ng Diyos. Hindi man kailangan ikaw ay kinakailangan mayroong doctorate
para magamit ka ng Diyos. Ano po? Ang importante lang doon ay available ka sa Panginoon para ikaw ay talaga ay magamit niya. Ano po? Kaya nga ho, kahit ordinaryong tao ay pwedeng gamitin ho ng Diyos. Katulad ho, alimbawa ni Pedro. Ano po? So ngayon, muli titingnan natin yung overview ng kabuuan po ng aklat ng mga gawa na pinakita na ho natin noong nakaraan. Kaya nga yung Acts chapter 1 verse 8, ano po, na nakalagay po doon, "And you shall receive power when the Holy Spirit will come upon you and you shall be my witnesses from Jerusalem, Judea, and Samaria and to the ends of the earth." Okay? So alam po naman natin ang kwento ng aklat ng gawa, ano po, na ang iglesia ay pinanganak ho sa Jerusalem. Ano po? Doon na nagsimula ho yun at ginamit po ng Diyos si Pedro para ho itayo at simulan ho ang church sa Jerusalem. At yun ay babasa natin sa Acts chapter 1 hanggang Acts chapter 8 verse 4. Then eventually, ang church ay nag-expand ng kanyang borders. Ano po? At umabot po ito hanggang Judea and Samaria. At iyon ho ay ginamit dyan ay wala iba kundi si Philip. Mababasa po natin sa Acts chapter 8 verse 5 hanggang chapter 12 verse 25. Then nagpatuloy ho ang pagganap no ng iglesia at umabot po sa buong mundo at hanggang nakarating po sa San Pedro. Ayun. Ano po, at ang ginamit dito ay si Apostol Pablo. Ano po? Si Apostol Pablo, at mababasa po natin sa Acts chapter 13 verse 20 verse 1 hanggang chapter 28 verse 31. Well, mga kapatid, kung ating pong titingnan, yung Book of Acts, kahit buong hanggang Acts 28 lang po yun, ay hindi pa rin po ito nagtapos. Ano po? Hindi pa tapos ang Book of Acts. Ano po? Kaya sabi ito, "Have we noticed that the Book of Acts did not end in the life of Peter, Philip, and Paul?" No, hindi po nagtapos doon. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. At hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, ito ay patuloy ang gawa ng Diyos, ano po, sa aklat po ng mga gawa. Okay? Kaya ho, ipinagpapatuloy ho ito at hindi po tinapos ng Diyos kasi gusto ng Diyos na maging bahagi tayo ng pagpapatuloy ng kasaysayan ng Kristyanismo. Ano po, at yan niya ho ay ang iglesia. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay tinawag po tayong church. Ano po, kaya nga sabi nga, "The Book of Acts is the continuing work of Jesus through the Holy Spirit in the lives of the apostles and his people, the Christian church." Kaya tayo ay kabahagi ng church na ito, kabahagi ng iglesia, kaya tayo ay kabahagi pa rin po ng kasaysayan ng iglesia. Kaya pagdating ho ng panahon, pagdating natin sa langit, halimbawa pag binuksan po yung mga gawa, aklat ng mga gawa, ay andun din po tayo, kasama ho tayo doon. Ano po? Kasama po yung ating pong mga ginawa dito sa lupa. Bubuksan po yon, titingnan doon kung ano po yung mga bahagi natin sa kasaysayan po ng iglesia. Halimbawa si Brother Kevin, ano ba ang iyong ginawa nung ikaw po ay nakakilala sa Panginoon? So bubuksan po, di ba alam po naman, di ba sabi ng Bible sa aklat po ng Revelation na mayroon pong dalawang aklat na titingnan. Yung aklat ng gawa at saka yung aklat ng buhay. Yan, kaya naroon sa langit kasi nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Pero at the same time, titingnan din po yung aklat ng gawa. Ano po? Kaya nga Book of Acts ito eh. Ano po? Titingnan din po yung aklat ng gawa at nandoon din po ang kasaysayan ng iyong buhay sa aklat ng gawa. Ano po? Titingnan, ano ba ang iyong ginawa nung ikaw ay narito sa lupa? Ano ba ang iyong kasaysayan? Naging gabahagi ka ba sa pag-unlad at paglago ng iglesia? Well, titingnan po doon. Ano po? So, kaya hanggang ngayon ay nagpapatuloy po ito. Tayo bilang mga mananampalataya ay kabahagi tayo, kabilang tayo sa kasaysayan po ng iglesia. Okay? Kaya sa mga kapatid, sabi nga, "The mission is not yet done." Ano po? Hindi pa tapos ang mission ng Diyos. "And we are part of the plan of God for salvation of the people and the whole world." Kasi ang plano talaga ng Diyos, kaya nga siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang maraming mga tao sa buong mundo. At gusto ng Diyos na maging kabahagi tayo doon. Di ba? Maging kabahagi tayo para sa kaligtasan ng maraming tao. Kaya nga, tayo po'y naririto, buhay pa tayo hanggang ngayon kasi mayroon pa tayong misyon. Di ba? Kaya kapag pinatay na tayo ng Diyos, inalis na tayo sa mundo ito, ibig sabihin, tapos na ang ating misyon. Yan. Kaya nga yung mga nauna na, nangamatay na, ay tapos na ang misyon nila. Ano po? At inaalala na lang ho natin, minsan ang kanila hong
kamatayan, yun, pag-araw po ng November, November 1, ayun. Ano po? So, kaya ho sila nauna kasi tapos ang mission nila. Pero tayo, habang buhay pa, may mission pa ho tayo. Okay? So, salamat sa Panginoon. Kahit dumaan ho yung bagyo, marami po ang nasalanta, na marami po ang mga nalubog sa baha, na landslide, ano po, may mga nangamatay, pero tayo ay nanatiling buhay. Bakit? Kasi may mission pa tayo. Mamaya, magbimission ulit tayo. Lalabas tayo dyan. Para ho mamigay ng trucks. Ano po? Yan. Tutuloy natin yung ating pong mission sa buhay. Huwag ho tayo magsasawa kasi nga buhay pa tayo eh. Kung ayaw nyo mag-mission, ipapatayin tayo ng Diyos. Gusto nyo? Type nyo? Diba? Kaya kinakailangan talaga magpatuloy sa ating pong gawain. Okay? So, dito sa ating pong binasa, sa aklat po ng gawa, ano po, makikita po natin dito na sa kasaysayan ng Biblia ay ipinadala ng Diyos ang banal na espiritu doon sa buhay po ng mga mananampalataya upang sila'y sangkapan ng kapangyarihan. Ano po? Kaya nga muli yung Acts chapter 1 verse 8, sabi ito, "And you shall receive power when the Holy Spirit will come upon you." Okay? So nakita po natin na sa pagdating po ng banal na espiritu, ano po, ang mga mananampalataya, katulad ni Pedro, ay talagang napuspos po ng banal na espiritu. Ano po? Dahil po sa sila po ay tumanggap ng kapangyarihan mula ho sa Panginoon. Okay? So ngayon titingnan po natin, we understand the coming of the Holy Spirit in the lives of the believers. Ano po? Nung dumating po ang banal na espiritu sa buhay po ng mananampalataya, mayroon pong dalawa hong karanasan po na pwede natin makita dito at para ho natin maintindihan ang pagdating ng banal na espiritu sa buhay po ng bawat mananampalataya. Okay, mga kapatid, dapat maintindihan natin na mayroon tayong dalawang karanasan. Una yung indwelt by the Holy Spirit, yung pananahan ng banal na espiritu sa atin, at yung pangalawa, yung filled with the Holy Spirit. Ano po? Okay, tatagalugin natin. Una, yung pananahan ng banal na espiritu ay nangyari ito sa buhay po ng mananampalataya. At ang pangalawang karanasan ay yung kapuspusan ng banal na espiritu. Dapat natin maintindihan yun. At yun ay magkaiba at magkahiwalay. Ano po? Okay, tingnan natin una yung indwelt by the Holy Spirit. Sabi rito, ang pananahan ng banal na espiritu sa atin ay ito po'y nangyari one time lang. Minsan po ginawa ho ng Diyos yon. Nangyari ito, ano po, at dahil ito ay nanahan sa atin, sabi nga, hindi na ito aalis magpakailanman. Okay? Nung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating buhay, ay nanahan ho ang banal na espiritu at hindi na ho ito aalis. Kaya nga, sabi ng Hebrews chapter 13 verse 5, "I will never leave you nor forsake you." Hindi ko na kayo iwanan, hindi ko na kayo pababayaan. Nariyan ako, kasama ho na ninyo, magpakailanman. Okay? Kaya hindi ho umaalis ang banal espiritu once na ikaw ay pinanahanan ng banal espiritu. Hindi katulad noong Old Testament na kapag ang Diyos, ano po, ay nanahan lamang sa templo at siya po ay nanahan lamang doon sa buhay po ng mga tao, pinili lang niya. Katulad po ng hari, ng saserdote, at saka ng mga prophet. Sila lamang po yung kinakaugnay ng Diyos noong Old Testament. Ano po? Pero ngayon, ang Diyos ay nananahan, o ang banal na espiritu ay nananahan sa puso ng bawat isa po sa atin, ng mga sumampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga tinawag tayong church, ano po? Tinawag tayong temple of the Holy Spirit. Ano po? Kasi ang banal na espiritu ay nananahan po sa atin. One time lang po yon nangyari. Ano? Yun yung sa panahon na ikaw ay tumanggap kay Kristo Jesus. Kaya nga, ang pangalawa, sabi ito, nangyari ito upon salvation. Nung totoo kang tumanggap kay Kristo Jesus, doon lang hunanahan ang banal na espiritu sa iyo. Ngayon, kung hindi ka pa totoo na tumanggap kay Kristo Jesus, wala pa yung banal na espiritu sa buhay mo. Yan, okay? Then, sabi rito, pangatlo, sabi ito, baptized into the church. The Holy Spirit baptized us into the body of Christ, into the church. Ano po? Kaya ho, mayroon dalawang klase ng church. Mayroon tinatawag na local church. Katulad nito, ito, ang tawag dito ay local church. But at the same time, mayroon tinatawag na universal church. Ito yung kumakatawan dun sa body of Christ, pangkalahatan, na ang sa local church, pwede mong i-merge ang iyong sarili. Pwede mong isali ang iyong sarili sa local church. Pero sa universal church ay hindi po natin pwedeng ipilit yung ating sarili na magiging kabahagi doon. Ang trabaho po noon, ang gumagawa po noon ay walang iba kundi ang Holy Spirit. The Holy Spirit baptized us into the body of Christ. Ibig sabihin po noon ay
di ba ang ibig sabihin ng baptize ay merge? Ano po? Emerge. Okay? Yung isasali ka, yan, ilulubog ka, isasama ka, yun, ano, no? Ang gawain o trabaho po yun ng banal na Espiritu. Kaya nga ang salita, sabi ng Biblia, the Holy Spirit baptized us into the church or into the body of Christ. Kaya nga ho, tayo bilang mananampalataya, kaya tayo naging kabahagi ng katawan ni Kristo o ng Iglesia dahil po sa banal na Espiritu na siyang nag-merge sa atin doon sa kanyahong katawan, sa body of Christ. Kaya nga, mga kapatid, minsan po nangyari ho yung sa ating pong buhay nung tayo po tumanggap kay Kristo Jesus. Okay? At pangatlo, pangapat, sabi ito, yung pananahan po ng banal na Espiritu ay sa pamamagitan po ng ating pong pananampalataya. Indwelled by faith. Di ba? Nung tayo po ay sumampalataya, by faith po yun. Ano po? Kaya po tayo pinanahan ng banal na Espiritu. At isa pa, sabi nga, it is the gift of God. Yung pananahan ng banal na Espiritu sa atin, ito ay regalo ng Diyos sa atin. Kasi nga, tandaan natin mabuti, hindi naman lahat ng tao ay pinananahanan talaga ng banal na Espiritu. Gustuhin man, halimbawa yung mga unbeliever, gusto ko na panahanan ako ng banal na Espiritu. Kaya lang, hindi talaga eh, hanggat hindi pa sila naliligtas, ano po, hindi pa tumanggap kay Kristo Jesus, kahit gustuhin man nila, hanggat hindi pa sila talagang naborn again, ano po, hindi talaga mananahan ng banal na Espiritu sa buhay po ng tao. Kaya nga ho, gift po yan para ho sa mga taong sumampalataya na kay Kristo Jesus. Okay? So yun po ang indwelled by the Holy Spirit. So sa ngayon, kung totoo ka talagang tumanggap na kay Kristo Jesus, ikaw ngayon ay pinananahanan na ng banal na Espiritu. Okay, tingnan po ang ating katabi. Mukha bang pinananahanan na? Mukha bang pinananahanan na ng banal na Espiritu? Yan, kasi pag pinananahanan tayo ng banal na Espiritu, dapat ay masigla, masaya, kasi hindi tayo nabubuhay sa ating sarili kundi sa banal na Espiritu. Okay? Then, tingnan natin yung filled with the Holy Spirit. Okay, tingnan natin ha. Kung ano ang kaibahan ng indwelled by the Holy Spirit at saka filled with the Holy Spirit. Sabi rito, ang filled with the Holy Spirit ay moment by moment. Okay? Ibig sabihin, mamaya-maya, ay pwede kang, kailangan mong mapuspos. Okay, ganito po yan. Halimbawa, parang ang ilustrasyon kasi yan, parang baso. Ano po? Halimbawa, yung baso, ang tubig, siya pong kumakatawan sa Holy Spirit. Ano po? So, yung baso, nilagyan mo ng tubig, di ba? Pero hindi puno. Yun ang tawag doon ay indwelled by the Holy Spirit. Parang ganun, ano po? Pinananahanan na. Kung ay meron ng Holy Spirit yung katawan mo. Ano na? Pero kapag patuloy na ito ay bubuhusan ng tubig, mapupuno yon. Kaya nga ho, ang tanong natin, ang banal na Espiritu ba ang pumupuspos sa iyo? O ang banal na Espiritu ay nananahan lang sa iyo? Di ba? Kaya importante yung feeling by the Holy Spirit o feeling with the Holy Spirit. Ano po? Kaya nga ho, mangyayari ito na tayo po ay mapuspos sa banal na Espiritu kapag tayo po ay nag-surrender, complete surrender sa ating Panginoon. Ano po? Kapag talagang lubos na isinuko natin sa kanya ang ating pong buhay. At kapag tayo po ay napuspos ng banal na Espiritu, sabi rin, ang purpose nito, ang layunin ito is for us to have power for sanctification and service. Diba? Para tayo po ay magkaroon ng kapangyarihan sa na mamuhay na mayroong kabanalan. Diba? Kaya kinakailangan mapuspos ka para makapamuhay ka na mayroong kabanalan. Kasi kapag pinananahanan ka lang na banal na Espiritu, halimbawa, bisan umiiral pa rin yung laman. Ano po, parang kukunti lang ho yung laman ng baso eh. No? Pero kapag ikaw ay napupuno talaga, napuspos ng banal na Espiritu, ano po, ang dulot po noon, ang resulta po noon ay magkakaroon ka ng kapangyarihan na mamuhay na mayroon pong kabanalan. Kaya nga sabi ng ano, sabi nung Acts 1:8, and you shall receive power. Di ba? Makakatanggap ka ng kapangyarihan. Okay? At hindi lamang yon, hindi lamang sa sanctification, kundi sa paninilbihan din po. Di ba? Tatanggap ka ng kapangyarihan para ho sa paninilbihan. Okay? So kung paano ang indwelled by the Holy Spirit ay by faith, ganun din po sa feeling with the Holy Spirit ay by faith din po yon. Ano? Sa pamamagitan ng ating pong pananampalataya. And at the same time, yung panglima, sabi ito, gift of God din po yon. Yung kung paano yung pananahan ng banal na Espiritu ay regalo ng Diyos, ganun din po, doon sa kapuspusan ay regalo din po ng Diyos yon sa atin. Ibig sabihin, mapupuspos ka rin talaga ng banal na Espiritu pag ginusto ng Diyos.
na ikaw ay puspusin talaga. Kasi gift po yan. And at the same time, commanded by God. Maliban sa ito po ay gift ng Panginoon para sa atin, iniutos din po ng Diyos sa atin na tayo po ay talagang mapuspos. Kaya nga ho, ang sinasabi ng Bible sa Ephesians chapter 5 verse 8, huwag kayong maglalasing. Ano po, sapagkat ito ay nakakasira ng pamumuhay. Bagkus sikapin ninyong mapuspos kayo ng banal na Espiritu. So yan ang sinasabi ng Biblia, sikapin na mapuspos. Ito ay command. Ano po? So ibig sabihin, mayroon tayong ano, mayroon tayong responsibilidad. Kung gusto natin mapuspos talaga, mayroon tayong responsibilidad sa buhay. Kaya na kailangan natin itong trabahuin. Ano po? So ano pa, paano pa natin ginagawa yon? So kung gusto mo mapuspos lagi, kinakailangan lagi kang nagbabasa ng Bible. Kinakailangan lagi kang nananalangin. Kinakailangan lagi kang umaten ng Bible study. Yan, kinakailangan lagi kang sumasamba sa Panginoon. Di ba? Yung mga basic na gawain, kinakailangan ginagawa mo yon kung gusto mong mapanatili yung kapuspusan ng banal na Espiritu. Subukan mo absent ng absent sa gawain. Di ba? Kapag absent ka lagi ng gawa sa gawain, hindi mo minsan mararanasan yung kapuspusan. Lalo na kapag hindi ka nananalangin. Lalo na kung hindi ka nag-aaral ng Biblia. Lalo na kung hindi ka nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya kahit pinananahanan ka na, parang tuyo ang buhay mo. Di ba? Parang wala hong sigla ang buhay Kristiyano kapag tayo po ay hindi napupuspos ng banal na Espiritu. Pero kapag puspos dahil ikaw ay ginagawa mo yung mga basic sa buhay Kristiyano, well, ay pagkatalo excited ka lagi, ano po, kapag sumasamba sa Panginoon, ginagawa mo ang pinakamabuti para sa Panginoon. Okay? Kaya nga sabi to, being filled with the Holy Spirit will be manifested in the lives of the believers. Ano po? Kapag ikaw daw po ay puspos ng banal Espiritu, makikita yon, makikita yon sa buhay po ng ating pong buhay bilang mananampalataya. Kaya napaka-importante ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Okay? Mamaya, titignan pa po natin yon. So sa ating pagpapatuloy, yung mga ating pong pinag-aralan ay experiencing the good news or the gospel, experiencing the true gospel, ano po? Sabi ito, the gospel is the good news of God to us. Okay? Kaya nga ho, yung ating pong pinag-aralan, ang tanong natin ay, what is the gospel to us? Ano po yung ebanghelyo para ho sa atin? Kaya yung ating pinag-aralan ay experiencing the true gospel. Dapat maranasan natin yung totoong ebanghelyo talaga. Okay? Yun ang ating tatalakayin. Ano ba ibig sabihin ng gospel na ito? Sabi nga, the gospel is good news because it is something that will benefit us. That dapat natin maintindihan. Kaya yung gospel kasi, ang ibig sabihin ito ay good news. Mabuting balita. Diba? Kung kayo po ay nanood ng TV, nanood kayo ng ano, ng mga cellphone ninyo, marami ho mga masamang balita. Pero yung ebanghelyo, kapag ito po ang ating tiningnan, marami po, ito ho ay mabuting balita. Ano po? Bakit nagiging masamang balita ang isang... Bakit ito nagiging masamang balita? Kasi marami ho mga nangyayari at nagaganap na hindi ho maganda. Pero itong mabuting balita nito, yung good news, yung gospel, ano po, kaya ito ay mabuti kasi dito ay makikinabang ho tayo. Kaya nga, it is something that will make us gain from it. Diba? Kaya napakabuting balita po nito, ebanghelyo na ito, ano po. Sabi ito, it is something that is great and we are winning here. Ano po? Talagang na dakila ho ang ebanghelyo. At sabi nga rito, kapag ito ay naintindihan natin, nakuha natin, naranasan natin, sabi nga, panalo tayo dito. Yan, panalo tayo dito. Okay? Kaya mga kapatid, napaka-importante na maunawaan natin at maintindihan yung ebanghelyo na ito. Pero bago natin tingnan ninyo, ano po, tingnan natin, balikan natin yung kasaysayan. Sabi nga, when God first created human being, sabi nga, He put them in the beautiful Garden of Eden, but eventually they listened and lived in a lie. Di ba? Naalala po natin? Si Adan at saka si Eva, nung nilikha ho unang-una ng Diyos, inilagay sila sa Garden of Eden. Alam niyo yung Garden of Eden, napakaganda po niyan. Na beautiful garden po yan. Ano po? At doon ay maayos sa kanilang buhay at pamumuhay, pero nangyari lamang, nung sila po ay naroon, ay namuhay sila na sa kasinungalingan. Okay? Nabuhay sila sa kasinungalingan. Bakit?
sapagkat dumating po ang manunukso, si Satanas, upang sila po ay tuksohin para magsinungaling. Kaya ho ang kasinungalingan na yon ay hindi dahil sa pagkain lang ho nila nung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal ng Diyos, kundi ang kasalanan actually nila ay sila po ay naging sinungaling sa kadahilanan nung tinanong ho ni Adan, nung tinanong po ng serpent yung si Eva, sabi nga noon, totoo ba na hindi pinapakain ng Diyos ang bunga ng punong kahoy na nasa halamanan ng Eden? Anong sagot ni Eva? Hindi naman. Di ba? Isinabihan na nga ng Diyos eh, na huwag kainin yung nasa gitna, yung bunga ng punong kahoy na nagsasabi ng mabuti at masama. Pero nagsinungaling ho itong si Adan sa Eva. Okay? O si Eva. Well, ngayon, sabi nga, nang dahil po doon ay nagkaroon ho ng talastasan ho sila at ang sabi po ni Satanas, nako, hindi ho totoo yan, hindi pinapakain. Kaya lang ho, hindi pinapakain kasi ang katotohanan niyan, ayaw ng Diyos na maging katulad kayo niya. Ayaw niya na kayo ay maging Diyos na katulad niya. So, yun ho ang kasinungalingan. Ano po? Sinabi po ni Satanas kay Eva. So, nang dahil doon ay na-convince po ni Satanas itong sa Eva, kaya ho siya ay kumain ng bungang punong kahoy. Ito ay pagsuway, ano po, doon sa bunga doon sa commandment na sinasabi po ng Panginoon. Okay? Nang dahil sa pagsuway na ito, sila ho ay nagkasala. Kaya ang talagang kasalanan nila ay wala iba kundi yung pagsisinungaling. Ano po? Kaya nga, the result of their sin of lying was self-centeredness. Kaya nung sila po ay kumain, ano ang naging resulta? Nung kumain mo sila ng bunga ng punong kahoy, kasi yung focus nila noong una, nasa Diyos. Pero nung kumain sila, biglahong nabaling mo sa kanilang sarili yung focus. Naging self-centered po sila. Naging makasarili. Uy, hubad ho tayo, sabi nga no. Noong una, hindi naman nila pansin na nakahubad pala sila. Kaya lang nung kumain sila, ay biglang napansin nila, uy, hubad po tayo. Kaya bakit? Kasi ang focus nila ay naroon na sa kanilang sarili. Ano po? So, kaya sabi ito, the man became self-conscious. Bunga ng kasalanan ng pagsuway nila. Di ba? Ganun ho tayo. Kaya kapag tayo po ay self-conscious, ibig sabihin makasalanan ho tayo. Hindi man, di ba? Totoo naman talaga. Oo. Oh. Totoo naman talaga kapag, halimbawa, sasarap ka sa salamin, tapos sabihin mo, ang ganda-ganda ko talaga. Oh, di ba? Ano sabi ng salamin? Sinungaling. Oh, di ba? Sa harap mo sa salamin, ay, payat na ako. Sabi ng salamin, sinungaling. Oh, di ba? Bakit o? Kasi tumitingin ka naging self-conscious ka eh. Kahit mataba pa, hindi sinasabi mapayat ka na. Di ba? Yun ang nagiging bunga ng ating po mga kasalanan. Ano po? Pagka tayo po naging self-conscious, ano po? At the same time, sabi nga, naging selfish din po tayo, naging makasarili. Yan, di ba? Yun naman lagi ang nakikita natin na mas binibigyan natin ng higit na pansin yung ating mga sarili kaysa sa iba. Di ba? Kasi bakit? Makasarili tayo. Lagi natin inuuna ang ating mga sarili. Di ba? Inuuna natin ating sarili kaysa sa iba. Sino ba ang gusto na unahin yung iba kaysa sarili? Di ba? Una naman talaga sarili. Kaya bakit natin ginagawa yon? Kasi makasarili nga ho tayo. Di ba? Pag pinigyan tayo ng picture, halimbawa, pinakita natin sa group picture, sino unang tinitingnan natin? O sarili? Kasi makasarili nga tayo eh. Kaya nga ho, kahit na marami yan, inuuna mo talaga, hinahanap yung sarili mo muna. Bago mo tingnan yung iba, eh, pero nakita mo na yung sarili mo. Kasi makasarili nga ho tayo. Di ba? Ganyan ho nangyayari at nagaganap sa ating pong buhay. At bunga ho yun ng ating pong kasalanan. Ano po? Kaya naging makasarili po tayo, naging selfish po tayo. And sabi nga rito, and because of selfishness, we began rejecting each other. Yun. Bunga pa noon, dahil sa ating pagiging makasarili, minsan ay namimili na tayo ng iba, ng kasama. Di ba? Namimili na tayo ng kasama dahil makasarili tayo. Ayaw kitang makasama sa grupo namin. Di ba? Doon ka sa grupo nila.
Namimili na. Bunga ho iyon ng pagiging makasarili. Okay? Ngunit sabi to, isa pa sabi to, and that's the reason why we are looking for something that will satisfy us. Diba? Bunga ho ng ating pong magiging makasarili. Minsan ay naghahanap po tayo ng mga bagay na magbibigay ng satisfaction sa ating pong buhay. Kaya mo gusto makasama ang iba kasi gusto, alam mo, inisip mo na siya ay makakatugon doon sa iyong pangangailangan. Pero pag hindi makakatugon, halimbawa, ay mahirap ka lang doon ka sa iba. Minsan parang ganun eh, ang ating pong pananaw minsan. Ang lahat ng iyon ay bunga ho ng kasalanan. Ano po? Na naganap at nangyari sa ating pong buhay. So sa madaling sabi, mga kapatid, tayong lahat ay talagang mga makasalanan. Dahil nga ho, tayo po ay mga sinungaling. Ano po? Talagang totoo, yun ho ang katotohanan sa ating buhay. Kaya nga, hindi ho nagkamali ang Biblia nung sinabi po ng Biblia na, "For all have sinned." Kaya ang mas matindi pa, "For the wages of sin is death." Di ba? Kaya nga ho, ang ating buhay talaga ay talagang napakadelikado, ano po? Kasi ang kahihinat na nito ay walang iba kundi kamatayan talaga, kapahamakan talaga dahil sa ating kasalanan. Ngunit ito po ang at sa ating pag-aaral ngayon, but there is still hope. May pag-asa pa rin naman na ibinigay ang Diyos. And here is the gospel, and we need to experience it in order for us to be free and be satisfied. Kung naghahanap tayo ng satisfaction sa buhay, narito ang ebanghelyo. Ano po? Ano siya ating pag-asa? Narito po ang naghahanap tayo ng kalayaan. Narito po ang tunay na ebanghelyo na kailangan po nating maintindihan at maunawaan at maranasan upang tayo po ay makaranas ng kalayaan. Okay? Pag sinabi pong gospel, sabi nga, ito po ay God fulfilled His promise answer to our sin problem. Kasi ang totoo talagang problema actually ng buhay po ng tao ay walang iba kundi kasalanan. Minsan akala ho natin, yung mga ating pong naranasan ngayon, yun ho, yung mga struggles sa buhay, yun ang talagang problema. Pero hindi natin alam, minsan, yung pinakaugat talaga ng problema ay walang iba kundi kasalanan. Dapat yun ang maintindihan ho natin. Halimbawa, kung bakit minsan ay masungit ka, hindi ho dahil sa ikaw ay may ugaling masungit, kundi dahil mayroon kang kasalanan sa buhay. Kaya minsan nagiging mainit ang ulo mo. Ayaw mo mabuking yung kasalanan mo. Ay, mga ganun, di ba? Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang talagang source, kaya nga, sabi ito, this sin is the source of all the struggles that we are experiencing in life today. Ano po? Kaya ang talagang good news na ito, o gospel na ito, it refers to the Lord Jesus Christ. Ano po? Siya po yung talagang good news na ito, na para ho, kapag maranasan po talaga natin siya, tutugunan yung ating pong pinaka-problema talaga na walang iba kundi yung kasalanan. Okay? Kaya nga, sabi nga, Jesus wants us to be delivered from this perverse generation. Ano pa? Gusto niya talagang tayo po ay makalaya mula ho sa kalalagayan na masama na ito sa ating pong panahon na ito. Kaya gusto ng Panginoon na tayo po ay talagang maranasan ang kalayaan at satisfaction sa ating pong buhay. Kaya mayroon pong good news at ito po yung kinakailangan natin maranasan ang tunay na ebanghelyo o tunay na gospel. Ano po? At walang iba kundi ang good news na ito ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya sabi nito, when a person receives the Holy Spirit, he will begin to focus on God and not on himself. Di ba? Alam po natin na kaya ho si Eva ay nakafocus at si Adan na po nakafocus sa kanilang sarili kasi sila ay nagkasala. Pero nung kapag ang tao ay tumanggap na ng banal na Espiritu, katulad po halimbawa, si Pedro, ano po, dati si Pedro ay makasarili, selfish po siya. Ano po, paano natin nalaman na talagang selfish si Pedro? Sa kadahilanan, ipinagkailan niya, ipinagkanulo niya ang ating pong Panginoon Jesus. O ipinagkailan, ano po? Diba, sabi po ng bantay, di ba kasama ka ni Jesus? Sabi ni Pedro, hindi. Bakit niya nasabing hindi siya kasama? Samantalang magkakasama naman talaga sila. Sapagkat iniisip ni Pedro yung kanyang sarili. Gusto niya iligtas. Bakit? Makasarili siya eh. Selfish siya. Ayaw niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanya pong Panginoon. Samantalang iyon naman ang kanyang unang sinabi na kahit ano man ang mangyari ay
hindi kita pababayaan, ipagtatanggol kita, iaalay ko ang aking buhay para sa iyo. Diba? Yun ang sabi ni Pedro. Kaya naipagkailan niya ang ating Panginoon sa ng tatlong beses. But then, sabi nga, nung siya po ay napuspos ng Banal Espiritu, ito si Pedro ngayon, siya ay tumayo at ipinangaral si Kristo Jesus. Naging matapang ho siya. Nung siya po, nangyari yon nung siya po ay tumanggap na ng Banal Espiritu. Diba? Alala po natin ang sabi po ng Panginoon, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem bago siya umakyat sa langit, diba? Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, manatili muna kayo doon. Hintayin nyo ang pangako ng Diyos, ang Banal na Espiritu. Kaya nung during the time na sila po ay nagkatipon during Pentecost, doon sa upper room, nakita po natin na sila po ay napuspos ng Banal na Espiritu nung bumaba ang Banal na Espiritu sa kanilang buhay. Diba? Kaya ito si Pedro, tumayo siya dahil siya po ay napuspos ng Banal na Espiritu. Dati makasarili, pero ngayon nung siya po ay napuspos ng Banal na Espiritu, siya ngayon ay naging matapang na ipangaral si Kristo Jesus. Ano po, na kanyang ipinagkaila noong una. Okay? Kaya kung ating babasahin yung Acts chapter 2 verse 14, sabi po doon, "But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, 'Men of Judea and all who dwell in Jerusalem,' sabi niya ganoon, 'Let this be known to you and give ear to my words.'" Kinakailangan malaman ninyo ito at kinakailangan pakinggan nyo yung mga sasabihin ko. Kaya ano ginawa ni Pedro? In-explain po ni Pedro sa mga tao ang pagkaganapan pangyayari. Bakit? Ano pong pangyayaring yon? Diba? Kasi nung sila po ay napuspos ng Banal na Espiritu, silang 120 na nagkakatipon, ano nangyari? Sila po ay nagsalita sa iba't ibang wika. Diba? Nag-speak in tongues po silang lahat at ang sabi ng mga tao na kapaligid, aba, mga lasing. Mga lasing ito. Kasi hindi na nila alam ang kanilang sinasabi. Okay? Pero ito, nangaralo si Pedro at ang sabi ni Pedro, hindi ho sila lasing. Sabi nga, "Then Peter explained that they are not drunk, but they were filled with the Holy Spirit as the prophet Joel prophesied." Diba? Alam po natin, iyon ang sinabi po ni Pedro. Mga kapatid, sabi niya ganoon, hindi mga lasing ang mga taong ito. Sapagkat alas 9 pa lang ho ng umaga, wala pang nag-inuman. Ano po? Kaya sila ay nagsasalita sa iba't pang wika, kaya sila ay ganyan. Ano po? Dahil sila po ay tumanggap ng kapuspusan ng Banal na Espiritu ayon sa sinasabi ni Propeta Joel. Okay? Ayon sa sinasabi ni Brother Joel. Ni Prophet Joel, ano po? Kaya ho sila ay napuspos ng Banal na Espiritu. Di ba? Kaya mga kapatid, pinaliwanag po ito ni Apostol Pedro. Kaya sa verse 21, sabi nga noon, "And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved." Kaya mga kapatid, tanda natin mabuti, ang sinasabi kasi ni Prophet Joel, ano po, na ibubuhos sa huling panahon, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman, sa lahat ng tao, ano po. At yung mga kabataan ay talagang magsasalita sa iba't ibang wika, sila pa'y mapupuspos ng Banal na Espiritu, mananaginip sila. Ayan, basta yun ang binabanggit, basahin nyo lang ano po, doon sa Acts chapter 2 o kaya doon sa Book of Joel. Okay? So, kaya ang sabi ni Pedro na sinasabi doon na ang nangyari ito para sabihin sa lahat na ang kaligtasan ay para ho sa lahat na mga ibig maligtas kapag sila po ay sumampalataya at tumawag sa Panginoon. Kaya this gospel of salvation is available to all who call upon the Lord. Ano po? Sa lahat ng mga tao na gustong maligtas, ang ebanghelyo ay available para ho sa lahat. Ang salvation ay pwede maranasan ng lahat kapag siya po ay tumawag sa Panginoon. Yun ang sinasabi po ni Pedro. Kaya wala hong exempted dito. Bagamat si Pedro at that time ano po ay nangaral siya at ang kanyang pinapangaralan ay mga Hudyo, pero sa isip niya ay dahil ang Diyos ay sa sinasabi ni Joel ay para sa lahat ang Banal Espiritu, ibig sabihin po noon ay hindi lamang para sa mga Hudyo o pure Jews, ano po, kundi maging sa mga Gentiles. Kasi kung ating pong titingnan, yung mga nasa Jerusalem at that time, hindi lang ho yun mga Hudyo na puro, ano po, ang naroon ho during Pentecost ay maging mga Hudyo na
na nasa iba't ibang lugar nagpupuntaw sila sa Jerusalem. Ibig sabihin, yung mga nag-asawa na ng iba na hong breeding ho nila, Hudyo sila pero half Jew na lang sila kasi nga nag-asawa ho sila ng ibang lahi, ano po. Pero dahil sila po ay may dugo pa rin Hudyo, pupunta pa rin sila sa Jerusalem. So, ang tawag sa kanila ay mga Hellenista, ang tawag sa kanila ay mga Gentiles, Greek-speaking Jew, ano po, yun po yung mga taong ito. Pero sabi nga, sa pangangaral ni Apostol Pedro, hindi lamang para sa mga totoong Hudyo ang kaligtasan, kundi para sa lahat ng tao. Kaya nga ho, noong si Pedro ay nangaral, ay sabi niya, para sa lahat ang kaligtasan. Sabi nito, Peter's preaching of the gospel did not change from the beginning even up to the end. Tandaan natin mabuti, mga kapatid, noong si Pedro po ay nangaral ng salita ng Diyos, ano po, sa simula't simula pa lamang, ang isa ho ang mensahe niya. Diba? Kaya noong nangaral siya during the time, ang sabi noon ay 3,000 ang naligtas. Sa isang mensahe po yon, ano po, noong nangaral ulit siya sa chapter 4, ay 5,000 ang naligtas. With the same message. Isang mensahe po yan, ano po, na dapat po nating maintindihan. Ano po, kaya nung nangaral muli si Pedro, iyan pa rin mensahe, ano po, ang sinasabi po natin ay hindi po nagbabago ang laman ng kanila hong mensahe at yan ho ay walang iba kundi yung Ebanghelyo. At maging po yung pangaral po ni Philip, ni James, ni Stephen, ni Paul, ano po, and all of the apostles, hindi ho nagbago ho ang kanila hong mensahe. Kaya ang gusto po natin sabihin, sabi nga, they had a uniform message of the gospel. Ano po? Iisa ang mensahe po nila. At dapat ganun din po tayo, mga kapatid. When it comes to the gospel or good news, ay dapat ang ating pong kukopyahin ay walang iba kundi ang mensahe ng mga apostol. Okay? Na walang iba kundi yung ebanghelyo na tumutukoy kay Kristo Jesus. Kasi dyan po nakasalalay ang ating pong doktrina. Ano po? Kaya hindi po tayo gumagamit ng ibang mga pinagkukunan ng doktrina, kundi ang Biblia lamang na tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi po tayo kumukuha ng ibang mga aklat o libro na pinagkukuhanan po natin ng doktrina. Ang doktrina po natin ay nakasalalay lamang sa banal na kasulatan, kasi ang nilalaman ng Biblia o ng banal na kasulatan ay walang iba kundi si Kristo Jesus, ang Mesiyas. Okay? Kaya nga, dapat doon ho tayo na kinukupya o doon natin hinahanay ang ating pong pagtuturo tungkol sa Ebanghelyo mula ho doon sa mensahe ho ng mga apostles. Okay? So ngayon, sabi nga, in order for us to experience this gospel, we need to have conviction, conversion, and commitment. So ito po yung tatlong bagay na ating pong titingnan at pag-aaralan sa oras na ito kung gusto natin talaga maranasan ang real o totoo, true gospel, ano po, yung totoong ebanghelyo. Okay, yung una, yung conviction of the Holy Spirit. Okay, mga kapatid, dapat natin maintindihan. Sabi nga, unless a person experience the conviction of the Holy Spirit, he could not experience God in his life. Kaya importante po yung conviction. Kahit ano man ang share mo sa isang tao. Like no tao, once again, mayroon pa tayong mission kahit tayo nandito. Kahit ano man daw po ang ating pong gawing pag-share sa isang tao. Maliban na siya po ay ma-convict ng banal na espiritu. Okay? Ano ba Tagalog ng convict? Mahipo. Tama ba? Pwede na. Maliban ng isang tao ay ma-convict ng banal na espiritu, hindi niya talaga mararanasan ng Diyos. Kahit mo pa siya patayin, kahit mo pa balik-balik tarin dyan, kahit mo pa siya ay parusahan para tanggapin si Jesus, hindi talaga niya tatanggapin hanggat hindi siya kinonvict ng banal na espiritu. Kaya importante yung conviction, ano po, ng Holy Spirit sa buhay po ng tao. Kaya katulad po halimbawa, doon sa ating pong binasa, sa nung si Pedro po ay nangaral, Acts 2 verse 37, sabi doon, "Now when they heard this, they were cut to the heart." Ano po? "And said to Peter and the rest of the apostles, 'Brothers, what shall we do?'" Yan. Nung narinig po nila ang pangangaral ni Pedro, ano sabi doon? Paano sa Tagalog yun? "They were cut to the heart." Ibig sabihin po noon ay
nabagabago sila. Ano po? Umusano ay na-convict po sila. Yan po, doon po natin kinuha yung salitang conviction na po. Na-convict po sila. Kaya mga kapatid, sabi nga, it is not enough to hear the word of God and be blessed. We need to be convicted in order for us to move into the word. Diba? Tanda natin mabuti mga kapatid. Hindi daw po sapat na tayo po'y nakinig ng salita ng Diyos tapos na-bless po tayo. Kaya tuwang-tuwa tayo. Ano po? Hindi po sapat yon. Ang kailangan ay conviction. Kinakailangan mayroong conviction sa ating pong puso upang tayo po ay maisabuhay natin yung salita ng Diyos na ating napapakinggan. Halimbawa ito, nagsasalita po ako dito. Hindi po sapat yung tuwang-tuwa kayo, halimbawa, ano po, sa inyo napapakinggan. Eh pag tuwang-tuwa nga ho kayo, pag uwi nyo ay wala rin naman, balik naman kayo sa dati yung buhay kasi wala hong conviction ng Holy Spirit. Di ba? Kaya importante yung conviction kasi ang conviction na ito, siya ang magtutulak sa iyo para isabuhay mo yung salita ng Diyos na iyong napapakinggan. Di ba? Kaya importante po ang conviction ng Holy Spirit. Kaya itong mga nakinig po kay Apostol Pedro ay na-convict po sila. So ngayon, tingnan po natin, ano bang mensahe ni Pedro? Bakit ito na-convict po itong mga taong ito na nakapakinig sa kanya? Okay? Sabi ito, sa verse 22, sabi ito, Men of Israel, sabi nga ron, hear these words, Jesus of Nazareth, a man attested to you by God, with mighty works and wonders and signs that God did through him in your midst as you yourselves know. Then sa verse 23, sabi ito, This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Okay? Anong laman ho ng mensahe na pinangaral ni Pedro? Wala. Si Kristo Jesus lang naman. Si Jesus na taga Nazareth. Na iyong anap, siya yung binigay ng Diyos ayon sa kanyang plano pero pinatay ho ninyo. Kayo sila nagkaroon ng conviction kasi nga nalaman nila na itong si Jesus na ibinigay ho ng Diyos para maging tagapagligtas. Jesus of Nazareth, ha? Hindi ho Jesus of Davao. Jesus of Nazareth, importante po yan. Importante po yan. Ano po? Kasi nga, mayroon pong pangalan ho ang ating pong Panginoon na kanila hong, sabi to, siya ho ibinigay ng Diyos, pinatunayan sa mga signs and wonders, ano po, at ngunit siya po ay pinatay ho ninyo, pinako niyo sa cross, ano po. Kaya nga ho, sila ho ay nagkaroon ng conviction, ano po, nahipo ang kanilang masarili, talagang sila po ay nabagabag dahil sila ho ay napagbintangan, sila ho ay pumatay. Totoo naman talaga. Bakit? Kasi sila po yung mga sumisigaw sa harapan po ni Pilato na crucify him, crucify him. Di ba? Si ito po yung mga taong ito. Sila po yon. Kaya nga ho, napaka-importante ng mensahe na ibinigay ho ni Pedro. Okay, tingnan po natin para maunawaan natin na mas malalim pa kung ano po yung mga yung Mesiyas na ito, ano po, ang nilalaman ng pangangaral ni Pedro na Ebanghelyo na wala iba kundi si Kristo Jesus. Ay tinan po natin ang Mesiyas kung paano natin ito talagang paano natin masasabi na talagang si Jesus po talaga yung Mesiyas na yun ipinangako. Tinan natin. Sabi ito, here's the clear lineage of the Messiah promised by God. Okay, number one, sabi ito, he will be the seed of a woman. Alala po natin sa Genesis chapter 3 verse 15, sabi doon, dapat siya po ang isang babae ay manganganak. Ano po? At ang kanyang magiging anak, yun yung magiging Mesiyas. Okay? Seed of a woman. Kaya nga ho, kinakailangan siya po ay anak ng isang babaeng virgin. Di ba? Parang yun ang gustong sabihin. Anak siya ng isang babaeng virgin. Ayun. Eh wala naman virgin at nanganganak. Ano po? Lahat na nanganganak ay may karanasan na. So, pero itong ipapanganak na ito ng Mesiyas, kinakailangan siya ipapanganak ng isang birhen. Okay? Then, sa paglipas po ng panahon, sabi ito, pangalawa, sabi, he will be coming from Shem. Kilala niyo ba si Shem? Anak ni Noah. Tatlo yung anak ni Noah. Si Ham, si Shem, at saka si Japheth. Pero ang Mesiyas, kinakailangan dadaan ho kay Shem. Hindi po pwede kay Japheth. Hindi po pwede kay Ham. Di ba? Kinakailangan, specific po yan, ang binabanggit ng Panginoon. Okay? Then, he will be coming from Abraham. So si Shem ay marami pong anak yan. Marami pong ina po.
pero kinakailangan dumaan ang Mesiyas kay Abraham. Di ba? Iyon ang lineage eh, na sinusundan. E si Abraham, pagkatapos niya, ay mayroong maraming anak. Ilan ang anak ni Abraham? Dalawa daw. Ilan ang anak ni Abraham? Ilan? Ang anak ni Abraham ay walo. Si Isaac? Sino pa? Si Ishmael. O, dalawa, di ba? Yun lang ang alam natin eh. Pero pag nung namatay po si Sarah, nag-asawa ulit si Abraham. At nagkaroon siya ng anim na anak. Para makita nyo, para maintindihan nyo, basahin nyo ang Genesis chapter 25. Ando doon po yung mga anak niya. Walo po ang anak po ni Abraham. Maliban kay maliban doon sa ano, anim yung anak niya doon sa kanyang asawang si, tinan nyo, pangalan niyong pangalan? Basta na doon yun sa Genesis chapter 25. Ano po? So, walo ang kanyang anak, kinakailangan ang Mesiyas ay magdadaan po kay Isaac. Si Isaac po ang pinili ho ng Diyos. O di si Isaac ay meron pong anak. Ilan? O, natatakot na yung sumagot. Dalawa. Sino? Si, yan, si Esau at saka si Jacob. Hindi kay Jacob dapat dadaan ng Mesiyas, kundi kay? Hindi kay Esau, kundi kay Jacob. Tama, di ba? Dapat kay Jacob po ang Mesiyas dadaan. Eh si Jacob, problema, marami pong anak. Ilan ang anak ni Jacob? 12 daw. Ang anak po ni Jacob ay 13. O, mayroon pa isang babae, si Dina. Pagkatapos ni Dina, ay wala nang anak, kay Dina nang anak. Okay, so doon sa 12 na yun, mga lalaki, ano po, doon sa 12 mga lalaki na anak po ni Jacob, saan ba dapat dadaan ang ano, ang Mesiyas? Dapat, hindi kay Joseph, kundi kay Judah. Yan, kay Judah. Kinakailangan ang Mesiyas ay dadaan po kay Judah. Di ba? Then, pagkatapos ni Judah, eh marami pong lahi ang dumaan. Kinakailangan, he will be coming from GC. Sino si GC? Yan, tatay ni David. Then, si David naman? Okay? He will be coming from David. So, yung Mesiyas, kinakailangan, dadaan po kay David. Ano po? So, talaga napakalinaw po yan ng Biblia. Malinaw po yan na kung ititrace po natin talaga yung, ano, yung lineage, ano po, kinakailan doon magdaan sa pinadadaanan na linyaho ng ating pong Panginoon. Kaya hindi po pwede na galing sa iba't ibang lahi ang Mesiyas. Okay? Then, sabi pa rin sa verse 9, sabi to, he will be born in Bethlehem. Diba? Ang Mesiyas, kinakailangan ipanganak sa Bethlehem. Hindi po pwede ipanganak sa Davao o sa Ilocos, kung saan-saan. Ano po? Kinakailangan sa Bethlehem ipapanganak ang Mesiyas. Nakasulat po yan sa Old Testament. Ano po? Then he will live in Nazareth. Kinakailangan tumira siya sa Nazareth. Diba? Hindi po pwede kung tumira kung saan-saan. Then, sabi to, he will be crucified. Kinakailangan siya ipako. Kaya kapag may mag-claim na ako ang Mesiyas, tapos hindi mo siya napako sa cross, ay hindi po pwede. Diba? Kaya malinaw ang Biblia. Then, he will be betrayed by his own friend for 30 pieces of silver. Okay, sino yung friend na yon? Si Judas. Talagang pinagkanulo siya ng kanyang kaibigan for 30 pieces of silver. Specific yan, 30 pieces. Yun ang sinabi sa Old Testament eh. Diba? Hindi sinabing 29 pieces, hindi sinabing 31 pieces. At hindi rin po sinabing gold or kaya bronze, kundi silver talaga. Kaya nagkaroon ng katuparan yan. Okay? Then, sabi pa doon, the silver money will be thrown in the temple. Nakasulat po sa Old Testament. Yung silver, 30 pieces of silver na yun, itatapon sa templo. Nangyari ho yun. Ano po? Then, the silver money will be used to buy a burial plot. Ano po? Pinabili ho ng lupa yung pera na yon. Nangyari din po yon. At yan nga ho yung kung saan si Judas ay doon nagpatiwakal. Nang, lahat na yun ay naganap at nangyari. Okay? Then, sabi to, he will come and die before the destruction of the temple in AD 70.
So hinula ho yun sa Old Testament, yung mga bagay na ito, kaya nga si Jesus ay namatay bago ho dumating ang destruction of the temple. Di ba sinabi ni Jesus, ang templong ito, ano po, ay gibain nyo sa tatlong araw ay aking pong itong itatayo. Kasi ang tinutukoy niyang templo ay iba. Pero ang katotohanan, yung templo na iyon ay talagang totoong magkakaroon talaga ng destruction. Kaya nung AD 70 ay bumagsak po talaga yung templo na iyon. Pero tapos na hong namatay si Kristo Jesus noon. Kasi nakahula po yun sa Old Testament. Well, mga kapatid, gusto nating sabihin na ang lahat ng hula na ito ay tumutukoy kay Kristo Jesus. Kaya nga sabi nga rito, out of 300 prophecies, at least 8 of it happened to one man to make possible that it was for him. No, para ho daw po talaga masabi na para sa kanya yung prophecy na yun, kinakailangan, kahit halimbawa napakaraming prophecy na yun, kinakailangan kahit 8 lang ho doon sa mga prophecy na yun ay matupad at mangyari ho sa buhay po ng taong yun para masabi na yung prophecy na yun ay para talaga sa kanya. Diba? Kinakailangan at least 8. Pero mga kapatid, sabi nga, it happened specifically to Jesus. Ano po, nangyari ang lahat ng yun, ng mga prophecies sa Old Testament, nangyari ang lahat ng yun kay Kristo Jesus. Specific talaga. Kaya nga, sabi ito, hindi dapat pagdudahan si Kristo Jesus. Pero mga kapatid, bakit napakaraming tao sa mundo ang hindi naniniwala na si Kristo Jesus ay Mesiyas? Maging ang kanyang mga kababayang Hudyo, hindi pa rin naniniwala. Anong reason? Dahil hindi nila alam ang Biblia. Hindi nila binasa ang hula sa banal na kasulatan. Di ba? Kahit ngayon nagbasa eh. Di ba? Naalala po natin. Okay. Kahit mo yung mga nagbabasa ng Biblia noong Old Testament, ay mga Pariseo, ano po, bagamat na alam nila, pero hindi nila inugat talaga ang patungkol sa katotohanan tungkol kay Kristo Jesus. Kaya nga ho, nung dumating si Jesus, hindi pa rin talaga nila pinaniwalaan ito. Kaya mga kapatid, wala hong pagdududa para sa atin na si Kristo Jesus, siya po yung Mesiyas. At siya po yung atin pong ipinapangaral. Okay? At siya po yung laman ng good news at ebanghelyo na ating pong ipinapangaral. Ipagpapatuloy po natin. Sa verse 24 ng Acts chapter 2, sabi po ron, God raised him up, losing the pangs of death because it was not possible for him to be held by it. So alam po naman natin, ito ay continuation sa pangaral ni Apostle Pedro, ano po, na ang Mesiyas na ito ay ayon pa rin po sa sinasabi ng Biblia sa Old Testament na hindi nga ito pwedeng manatili doon sa libingan kasi hindi siya pwedeng mabulok doon sa libingan na yon. Kaya nga ho, kinakailangan siya ay muling mabuhay. Kaya nga ho, si David na kanyang ninuno, ano po, na kanyang ninuno ay nag-prophesy din po patungkol po sa kay Jesus, the Messiah, Jesus the Messiah. Kaya kung ating babasahin yung Acts chapter 2 verse 25, for David says concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Okay? Therefore, my heart was glad, and my tongue rejoiced myself. My flesh also will dwell in hope. This is verse 27, for you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. You have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. Dito sa, ito kasi ay nakasulat doon sa aklat ng awit. Sa mga sinasambit po ni David po dito, sino ang kanyang tinutukoy? Ang tinutukoy actually niya ay hindi po yung kanyang sarili. Kaya nga sabi ito, bagamat si David ay gumamit po ng mga personal pronoun referring to himself, ano po, pero ang kanyang talagang tinutukoy dito ay walang iba kundi yung Mesiyas. Bakit? Paano napatunayan ho natin na hindi po sa kanya tumutukoy ho yun yung mga salitang iyon? Sapagkat si David ay namatay. Di ba? Kasi nga, ang sabi nga doon sa binabanggit natin, sa verse 27, for you will not abandon my soul to Hades. Ano po? Hindi mo po babayaan yung kanyang kaluluwa. Okay? Ang aking kaluluwa doon sa impyerno.
at hindi mo papahintulutan na mabulok ang iyong lingkod. Okay? So ngayon, pinatunayan po ito ni Pedro na hindi po si David ang tinutukoy po doon sapagkat si David ay namatay. Diba? Nabulok. Tingnan natin. Sabi sa verse 29, "Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David that he both died and was buried. And his tomb is with us to this day." Diba? Hindi ho si kay David tumutukoy yung prophecy niya, hindi sa kanyang sarili, kundi tumutukoy po yon kay Kristo Jesus. Kasi si David namatay, sabi niya, inilibing din, ngunit hanggang ngayon, sabi nga, ang kanya hong libingan, ay narito pa kasama ho natin. Kaya, hindi po ibig sabihin, si David yon kasi nga si David ay nabulok ho ang kanyang katawan doon sa libingan. Okay, verse 30, "Being therefore a prophet, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would set one of his descendants on his throne." So ito yung sinasabi po ni David na sa kanya hong mga lahi na darating ay meron po siyang ilalagay na naupo po doon sa kanya mga sa descendants na ito, upo sa trono. At referring to his to Jesus Christ, ano po, the Messiah. Okay? Verse 31, "He foresaw and spoke about the resurrection of the Christ that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. So this Jesus God raised up, and of that we all are witnesses." So ito, pinatunayan po ni Pedro, ano po, na yung sinasabi po ni David, ano po, ay tumutukoy kay Kristo Jesus. At sabi ni Pedro, kami po ay saksi sa lahat ng ito sapagkat siya ay muling nabuhay ayon sa sinasabi ni David. Bakit? Sapagkat hindi pinahinayaan ng Diyos na yung kanyang lingkod na ito ay mabulok ho doon sa impyerno o sa libingan. Di ba? Kaya ito, si Kristo Jesus ay muling na buhay. Kaya nga, ang promise na ito ng ating Panginoon, ang prophecy na ito ng ating Panginoon, ano po, sa pamamagitan ni David, ay tumutukoy kay Kristo Jesus. Siya po yung good news para sa atin. Okay? Kaya nga sabi ito, "This was the reason why Peter and all of the apostles were ready to die as a witness of Jesus." Yun ang dahilan kung bakit naging matapang po itong si Pedro at ang lahat ng mga apostol, at handa silang mamatay bilang witness ng ating Panginoon Jesus dahil po sa kanila pong nasaksihan. Ano po, na si Kristo Jesus ay talagang muling na buhay. Kaya yun ho ang good news. Marami hong namatay, pero wala hong nabuhay. Pero si Jesus, pagamat siya ay namatay, muli siyang nabuhay. Okay, maging si Apostle Pablo, sabi nga dito, "Even Paul testified about the resurrected Jesus." Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1, sabi doon, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you." Diba? Ebanghelyo pa rin po ang mensahe po ni Apostle Pablo. Yan, si Pablo naman to, ano po? Dati si Pedro, kanina si Pedro, ngayon si Pablo. Iisa ho ang kanilang mensahe. Okay? "Which you receive, in which you stand." Yung ebanghelyo na pinangaral ko sa inyo na inyong tinanggap at inyo naman pinananganan. "And by which you are being saved." So sa ebanghelyong ito, dyan ho kayo naligtas, sabi po ni Apostle Pablo. "If you hold fast to the word I preach to you." Kung, sabi ito, kung pinangahawakan yung mabuti, yung salitang ipinangaral ko sa inyo, yung mensahe, yung good news, yung ebanghelyo na aking pinapangaral sa inyo. Kapag pinanghawakan yung mabuting yan, doon ho kayo maliligtas, sabi po ni Apostle Pablo. "Unless you believe in vain." Maliban lang kung talagang nakinig kayo, pero hindi nyo pinahalagahan o yun, yung inyong pinakinggan. Kaya mga kapatid, iisa ho ang mensahe ni Pedro at saka ni Pablo. Sabi nga, Jesus died. This Jesus died and resurrected according to the scripture. Sabi po ni Pablo, ang Mesiyas na ito, si Kristo, ang Kristo na ito, siya po ay namatay at muling nabuhay ayon po sa Ebanghelyo o sa scripture. Ano po? Bakit? Kasi yun yung ating tinignan kanina, galing ho sa Old Testament po yun. Yeah, sabi sa verse 3, "For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures." Okay? "That he was buried and he was raised on the third day in accordance with the scripture." So ayon po sa Ebanghelyo talaga. Kaya hindi po pwedeng magmatumato na lang ho tayo dito. Ano po? Ng ating pong paniniwala.
Hindi po pwede. Kinakailangan lahat nakabase talaga sa banal na kasulatan. Kasi nga, yun din ho ang mensahe ni Apostol Pedro at saka ni Apostol Pablo. Okay? Since Jesus resurrected from the dead, yamang si Kristo Jesus daw po ay nambuhay muli mula sa mga patay, mga kapatid, it is true that there is eternal life. Di ba? Kaya totoo na mayroong buhay na wala hanggan. It is true that there is life after death. Kaya di ba, yun ang pag-asa ho natin. Yun ho ang ating pong pinaniniwalaan. Mayroong buhay na walang hanggan. At doon ho tayo nakatuon. Ano po? Mayroong pong buhay pagkatapos mamatay ang isang tao. Pinatunayan po ito ng Panginoong Jesus. And there is heaven. Ano po? Mayroong langit. Naniniwala ba kayo doon? Mayroong buhay na walang hanggan. Mayroong pong buhay pagkatapos ng mamatay ang isang tao. Mayroong pong langit at marami pang iba na mayroon. Mayroong Diyos. Ano po? Mayroong paradise. Ano pa ang gusto niyo malaman tungkol sa kabilang buhay? Lahat yon ay mayroon ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Magtanong ho kayo sa inyong sarili, ano kayo mayroon doon sa kabila? Kabilang buhay. yung iniisip ko sinatis sa kabila sa United yun. Kaya mayroon mga kapatid, mayroon pong mga bagay na hindi pa natin naranasan sa buhay na ito, ano po, na naroon ho sa kabilang buhay. At importante para sa atin yan. Iyon ang mahalaga sa atin kasi iyon ho ang good news para ho sa atin. Kaya nga sabi ito, therefore we should not pursue for the temporary things of this world. Kaya huwag natin ituon ang ating pong mga buhay sa mga bagay sa mundong ito na pansamantala lamang. Diba? Sabi ng Biblia, ituon natin ang ating buhay doon sa kabila na kung saan ay yung mga bagay na hindi nakikita, sapagkat yung mga bagay na hindi nakikita, yun ay eternal. Yung mga bagay na nakikita natin, yun ay temporary lamang. Kaya mas higit natin bigyan ng pansin yung mga buhay, yung bagay na nasa kabilang buhay. So mga kapatid, once again, ang mga bagay na ito, hindi natin maranasan kung wala hong conviction ng Holy Spirit sa ating pong buhay. Kaya importante talaga yung conviction. Kaya nga itong mga nakinig ko kay Pedro, ang tanong nila, brothers, what shall we do? Di ba? Kasi nagkaroon sila ng conviction na bagabago sila sa pangaral ni Pedro. Kaya ang tanong nila, ano ang gagawin namin? So ngayon, nag-convict po sila. Nung na-convict po sila, sila ngayon ay talagang nagpahalaga sa mga bagay na meron ho ang Diyos. Okay, pangalawa natin pag-aaral ay conversion. Conversion by the Holy Spirit. Okay? Sabi nga, conversion is experiencing the transformation power of the gospel. Yun yung conversion, yung kung ikaw ba ay na-convert. Okay? Tandaan muli natin ano po, na hindi po pwede ma-convert ang isang tao unless siya po ay ma-convict. Naintindihan? Maliban na ma-convict ang isang tao, hindi siya mako-convert into Christianity. Kaya importante po yung conviction para magkaroon ng conversion. Okay? So, ang lahat ng ito ay gawa ng banal na Espiritu. Kaya importante talaga ang trabaho ng banal na Espiritu sa buhay po ng isang tao. Naalala po natin muli yung question ng mga tao na nakahinig kay Pedro. Sabi niya, brothers, what shall we do? Yun ang tanong nila, what shall we do? Kaya ang sagot ni Apostol Pedro once again, and Peter said to them, repent and be baptized. Hindi sinabing repent and be baptized. Baptized. Every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Okay? So pag-usapan natin yung tugon. Ano po ni Apostol Pedro? Repent. Yung repent came from the Greek word metanoia, which means a change of mind that will eventually change us, change our lives. Ano po? Yun ang ibig sabihin ng repentance, yung pagbabago daw po ng isip para magbago ang ating buhay. Kasi kapag hindi nagbago ang ating isipan, ano mangyari? Hindi rin magbabago ang ating pong buhay, kahit ano pang gawin natin. Kahit sabihin pa natin, Kristiyano tayo, kahit lumuluhod pa tayo mula ho sa doon, sa likuran hanggang sa altar,
ano po, hindi pa rin mababago ang buhay natin kapag hindi pa tayo magkakaroon ng real conversion into Christianity kapag hindi talaga tayo nabago ang ating pong kaisipan. Okay? Kaya nga, sabi to turning, isa pang ibig sabihin ng repentance ay turning away from sin or self and focusing towards God and His ways. Diba? Yung tatalikuran mo ang iyong sarili, kasi ang talagang sarili natin ay makasalanan. Ano po? Number one na makasalanan ho ang ating sarili. Diba? Tatalikuran natin ang ating sarili at talagang susunod tayo sa Panginoon at sa kanyang mga lakad o sa kanyang mga paraan. Okay? Kaya nga, ito ho ang dapat natin gawin. Since na tayo po ay na-convert into Christianity, no? Nagkaroon tayo ng conviction, nagkaroon tayo ng conversion, kaya tayo naging Christian na ngayon. Yan, tingnan mo muna natin ating mga katabi. Totoo ba siyang Kristiyano? Paano kayo malaman ano na totoong Kristiyano ang isang tao? Tandaan natin mabuti mga kapatid, hindi po kasi lahat, pakinggan niyo mabuti, hindi kasi lahat ng nasa loob ng church ay Kristiyano. Lalong-lalo yung nasa local church. Pero hindi tayo yon. Tayo, puro Kristiyano tayo dito. Amen ba yon? Kasi ganito yan eh. Doon sa Universal Church, lahat ay Christian po yon. Pero sa local church, hindi ho lahat. Kaya nga ho, ang simbahan, lagi yung sinasabi sa inyo ay kinabibilangan ng mga tupa at kambing. Di ba? Totoo po yun. Di ba? Kaya nga ho, ang totoong Kristiyano, tupa po yun. Tupa ni Jesus. Kaya nga, lagi sinasabi ng Panginoon na ang mga tupa nakikinig sa akin. Yan. Ang mga kambing natutulog. Hindi, joke lang. Di ba? Kinabibilangan ng tupa at kambing. Yung kambing, kita mo nyo naman karakter ng kambing, di ba? Ang tupa, kahit balatan mo yan, hindi yan sumisigaw. Hindi yan ano, imiimik. Nakakita na ba kayo noon? Oh, di ba? Sa YouTube, tingnan nyo misan, binabalatan po yung tupa, yung inaahitan. Wala talaga siyang imik. Tahimik lang talaga siya hanggang sa matapos. Buong katawan niya, binabalatan talaga eh. Hindi siya umiimik. Ganyan na ganyan yung tupa. Tahimik lang siya. Mabait siya. Pero yung kambing, buhusan mo lang ng tubig. Nagpapalag na ho yan. Di ba? Konting-konti lang. Nagpapalag. Maingay po yung kambing. Kaya manahimik ho kayo. Diba? So yun ang larawan ho ng local church. Ano po? Kaya nga sabi, ito rin po ay sabi kinabibilangan din po ng mga trigo at saka ng damo. O diba? Ganun ho ang local church, kinabibilangan ng trigo at saka ng damo. Kaya sabi ng Panginoon ng mga alagad, Panginoon, bubunutin na ba namin yung damo? Huwag muna, hayaan niyo lang sila diyan. Baka sakaling maging trigo yan sila. Huwag mo muna kasi pag binunot mo yan, baka madamay ho yung iba. Kasi pag nawala yan, hayaan mo lang siya dyan. Pag nawala yan, baka may sumama yung totoong Kristiyano. Sumama dun sa kabila. Kaya hayaan mo lang sila dyan. Sabi nga lang, di ba? Kaya kinakailangan, yun ho ang makita ho natin. So tayo na mga nandito, sana, we are genuinely converted into Christianity. Di ba? Kaya tayo ay mga totoong Kristiyano kapag tayo po ay na-convert na, na-convict ng Holy Spirit at saka na-convert into Christianity. By the Holy Spirit pa rin po yun. Okay? So ito na po, pakinggan natin. Tingnan natin, if you are now a Christian, ano po ang iyong mga ginagawa? Una, sabi ito, your goal is to keep yourself pure. Di ba? Papanatilihin mo ang iyong sariling dalisay. Yan mo, pag ikaw ay Kristiyano na. Kaya nga sa 1 John chapter 3 verse 2, sabi doon, beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Okay? Then sa verse 3, sabi doon, and everyone who does hopes in Him purifies himself as He is pure. Ang sino man daw po na mayroong pag-asa na katulad ho nito na sinasabi po dito, na
kasi mayroon siyang inaasahan sa darating na panahon, ano po, yung ating pong ang ating pong inaasahan ay hindi pa natin nakikita sa kasalukuyan, ang sino man mayroong ganitong pag-asa, sabi nga noon, pinananatili niya ang kanyang sariling bilang dalisay. Kaya kung Kristiyano ka na, dapat pinanatili mo ang iyong sarili na dalisay. Okay? Pangalawa, you will no longer practice sins. Kung ikaw ay Kristiyano na, na-convert ka na into Christianity, you will no longer practice sin. Okay? Hindi ka na nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero nagkakasala. Kailan hindi nagpapatuloy? Diba? Naintindihan natin, iba kasi yung nagpapatuloy, iba ho yung nagkakamali lang, nagkakasala lang. Iba yung sinasadya na kasalanan at iba ho yung hindi sinasadya. Diba? Kasi pag sinasadya mo, ay gawain na ho yun ng isang hindi mananampalataya. Kaya nga sabi rito, 1 John chapter 3 verse 4, everyone who makes a practice of sinning also practice lawlessness. Sin is lawlessness. You know that He appeared in order to take away sins, and in Him there is no sin. No one who abides in Him keeps on sinning. Wala raw pong tao na nakaisa na kay Kristo Jesus ay nagpapatuloy pa sa kasalanan. No one who keeps on sinning has either seen Him or known Him. Ang sino man nagpapatuloy sa kasalanan, sabi doon, ay talagang hindi totoong nakakita sa Kanya o kaya ay nakakilala sa Kanya. Kaya tandaan natin mabuti mga kapatid, kung ikaw ay talagang totoo na nakakilala sa Panginoon, tinanggap mo na si Kristo Jesus, na-convert ka into Christianity, hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan. Okay? Then, pangatlo, you are now living in righteousness. Sabihin po natin sa ating katabi, living in righteousness. Yan. You are now living in righteousness. Ikaw ngayon ay nabubuhay na sa katuwiran. Bakit? Kasi sabi rito, little children, let no one deceive you. Whoever practices righteousness is righteous as he is righteous. Di ba? Siya na nabubuhay sa katuwiran ay matuwid sapagkat siya na yung sinusundan ay matuwid. Sino yon? Si Kristo Jesus. Siya yung ebanghelyo, siya yung gospel, siya yung good news na meron ho tayo. Di ba? Si Kristo Jesus. Kaya tayo po ay nabubuhay sa katuwiran. Okay, panghuli na lang, pangatlo, yung commitment. Commitment to the Holy Spirit. Ano po? Acts chapter 2 verse 38, once again, sabi doon, kasi ang tanong, muli mga kapatid, anong tanong ng mga tao? Brothers, what shall we do? Ano po ang gagawin namin nung sila po ay na-convict? Then sabi po muli ni Pedro, repent and be baptized. Ay, baptized. Hindi kasi yung mga baptist ganun eh. Repent and be baptized. Kasi sa kanila lang may kaligtasan eh. Na joke lang yon. Hindi totoo yon. Ako lang nagsabi noon. Repent and be baptized. Every one of you in the name of Jesus Christ. Okay, yung salitang baptism, okay, pag-usapan natin ito. Ano po? Baptism is your public declaration of what is happening inside of you. Diba? Kasi yung pananampalataya sa Panginoon, ganito yan, ano po? Once at tumanggap kay Kristo Jesus, ikaw lang naman nakakaalam eh. Hindi alam ng marami kung totoo ka o hindi na tumanggap talaga. Pwede ka naman magpanggap eh. Ikaw at ang Diyos po yan. Ano po? Yung faith natin, nasa panloob po yan. Pero kapag tayo po ay nagpabautismo, ito ay public declaration po natin. Sinasabi natin sa madla na talagang gusto ko nang sumunod sa Panginoon. Diba? Kaya nga ho, napaka-importante yung baptism. Public declaration, panglabas. Oh. Kaya nga ho, wala hong nagpapabautismo na, halika bautismo na ako dun sa loob lang para wala nakakita. Hindi po pwedeng ganun. Kaya nga public declaration yun eh. Kaya ngayon sa ibang mga simbahan na malalaki, nung unang panahon ay yung dito sa ano nila sa stage, mayroon silang tinatawag na baptistry. Mayroong hukay po dyan, mayroong swimming pool dyan, ano po, kaya pag gusto magpabautismo, lub-lub dito. Ganun lang ho. Ano po. Yung iba naman, ginagawa na, at least mayroong saksi. May mga saksi yung congregation. Ganun din naman sa atin, ang ginagawa natin, dahil wala tayong baptistry, doon tayo sa swimming pool, sabay ligo. Di ba? Pag may outing, doon tayo nagpapabautismo. At least, na sasaksihan, ibig sabihin, ng marami. Kaya, ito ay public declaration. Sinasabi natin sa lahat na talagang willing tayo na sumunod kay Kristo Jesus. At ipinapakita natin sa panlabas na
kalalagayan, ano po, o pagpapakita kung ano po yung nangyari sa atin sa loob. Kasi tayo niligtas ng Panginoon, gusto natin sumunod sa Panginoon, pero ito pinapakita natin sa lahat na tayo po ay gustong sumunod sa Panginoon. Okay? Katulad halimbawa si yung eunuch, naalala po natin, yung eunuch, na nung sineran po siya ni Philip, tapos after na siya ay sumampalataya, siya po ay nagpabautismo kaagad. Kaya kung ating babasahin yung Acts chapter 8 verse 37, huwag nyo nang tingnan sa inyong Biblia, wala ho yan dyan. O, tingnan yung Biblia nyo. Mayroon bang Acts chapter 8 verse 37? Sige, sumay mga Bible, tingnan nyo po kung mayroon. Ako lang ho mayroon noon. ang nakalagay dyan, verse 36, tapos verse 38 na kaagad. Yung 37 nasa akin. Ang iba, yung King James Version mayroon, pero sa ibang translation wala. Ayun. Meron ba? Meron kayo dyan? Meron? Ah, sige, meron pala eh. Okay, sabi rin sa verse 37, "And Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God." So ito po, sabi ni Philip sa kanya, kung naniniwala ka, kasi ang sabi po ng eunuch, oh, may tubig po dito, pwede mo na akong bautismuhan. Okay? Pero sabi po ni Philip, kung ikaw ay naniniwala ng buong puso, pwede na bautismuhan. Kaya ang sagot ho ng eunuch, sabi nga nun, ako ay naniniwala na si Kristo Jesus ay anak ng Diyos. So, ibig sabihin, yung eunuch na yun, sa loob niya, talagang sumampalataya na siya kay Kristo Jesus. Pero para mapatunayan na talagang siya ay totoong sumasampalataya, ito, nag-decide siya na magpabautismo. Eh, mga kapatid, ang gusto natin sabihin ay ganito. Ang pagpabautismo ay commitment po yan. Okay? It is a commitment to Jesus that you will be identified with Him forever. And there will be no more shadow of turning back. Diba? Kasi ganito yun eh. Kung ikaw ay mananampalataya, pwede mo itago ang iyong pagiging Kristiyano. Wala hong nakakaalam, ikaw lang. Halimbawa, nagtatrabaho ka, nagdadrive ka ng tricycle, nakakaalam kung Kristiyano ka o hindi sa mga kasama mo, diba? Kasi nasa loob yan eh. Pero pag nagpabautismo ka, doon lang ho, malalaman. Kasi pinakita mo na sa madla. Katulad sa akin, nung una, nung ako ay naborn again, walang problema sa kuya ko eh, kasi doon sa kuya ko nakatira eh. Sige lang, atin ka lang, ganun lang. Pero nung nalaman niya nagpabautismo ako, doon siya nagalit. Lalo-lalo na yung aking pong certificate, idinisplay ko pa sa bahay. Nagalit siya. Sabi ko, iba pala ang dating. Iba ho ang dating nung ano, yung ikaw ay nabautismuhan na. Kasi pati si Satanas ay galit na ho sa iyo. Kaya parang gustong sabihin nun ni Satanas, sige lang, umatin ka lang. Huwag ka lang magpapabautismo. Kasi pag nagpabautismo ka, parang gusto mong sabihin sa mundo na ako ay kay Kristo. You are identified with Christ. Di ayaw ni Satanas ng ganun eh. Nagagalit ho siya. Kaya nga ho, mga kapatid, kinakailangan na talagang mag-decide talaga kung gusto natin na mag-commit ng ating buhay sa Panginoon, dapat gawin ho natin yon. Kaya nga ito po mga nakinig kay Pedro, sabi sa verse 41, "So those who receive His word were baptized and there were added that day about 3,000 souls." 3,000 po yan na talagang naaligtas. Kaya nga ho mga kapatid, sabi nga, if you say that you are a Christian and you do not want to be baptized, kung sinasabi mo, Kristiyano ka na, pero ayaw mo pabautismo, maybe there is something wrong with you. Baka hindi ka pa nga Kristiyano, totoo. Okay, meron pa ba hindi nabautisman ito? Wala na. Nabautisman na ba kayo? Sino pa? Ayan, sinamnam, papabautismo ka na? Yan. Kapag ikaw ay totoong Kristiyano na, natatakot ata sa tubig eh. Yan. Kapag ikaw daw po ay Kristiyano na at hindi ka pa nagpapabautismo, sabi nga, baka mamaya hindi ka nga totoo kasi ayaw mo pa ma-identify. Kaya nga, commitment po yan. Yan po. Parang gusto mong sabihin that you are not committing your life to Jesus. Kaya ito po yun, yung ating pong pinag-aaralan. Ano po? Tatlong bagay. Conviction, conversion,
and commitment. Okay? So sa ating pagtatapos, sabi nga, as we experience the true gospel, the gift of the Holy Spirit will be in us as well. Diba? Kapag naranasan natin ang Ebanghelyo, ang totoong gospel, ano po, na tumutukoy kay Kristo Jesus, sabi nga, pag tinanggap natin si Kristo Jesus, sumampalataya tayo sa Kanya, sabi nga, ang banal na Espiritu ay nanahan din po sa atin. Sumaatin din po ang banal na Espiritu. Kaya nga sabi doon, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Tatanggap kayo ng regalo ng banal na Espiritu. Okay? Ang banal na Espiritu ay gift po yan ng Diyos sa atin. Take note, ha? The Holy Spirit is a gift of God for us. Bakit? Kasi kung titingnan po natin, mga kapatid, si Jesus Christ, siya po ay kasama ho natin sa ating pong buhay, pero hindi natin nakikita. At yung katauhan ng ating Panginoon, noong siya po ay kasama ng kanyang mga alagad lang noon. Pero ang banal na Espiritu, sabi nga, ay siya ho yung gift para sa atin kasi siya ay nanahan na sa ating buhay. Kaya kahit saan tayo naroon, kasama natin ang Holy Spirit. Kaya sabi ito, since the Holy Spirit dwells in us, we need to walk in the Spirit. Kailangan natin lumakad sa Espiritu. Sabihin po natin sa ating katabi, lumakad ka sa Espiritu. Ayan. Kaya sabi sa Galatians 5:16, this I said then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Okay, maliban po doon, sabi nga, then the fruit of the Spirit will manifest in our lives. Kapag ang banal na Espiritu nasa sa atin, katibayan na narito sa ating banal na Espiritu, ang manifestation noon ay fruit of the Holy Spirit. Yeah. Sabi doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Di ba? Yun yung ang fruit of the Holy Spirit. Katibayan na nasa sa iyo ang banal na Espiritu. At muli, ang banal na Espiritu ay naranasan lamang po natin sa ating buhay kapag naranasan natin ang good news, ang Ebanghelyo, na wala iba kundi si Kristo Jesus. Kaya nga ho, sabi ito, just experience the true gospel or good news, which is Jesus. Si Jesus ho ang good news na ito. Once na tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating buhay, the Holy Spirit is in us, He dwells in us, at kailangan natin ipagpapatuloy, panatilihin ang kapuspusan din ng banal na Espiritu sa ating buhay. Salamat sa Panginoon sa mabuting balitang iyon. Nang dahil doon, tayo po ay mayroong kaligtasan at tayo po ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Bago tayo manalangin sa oras na ito, ay patuloy natin purihin at sambahin ang ating Panginoon. Pasalamatan po natin siya.
Purihin ko, Diyos, sa aming Ama, sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat lamang kayong tumanggap ng papuri at pagsamba at pagluwalhati, O Diyos, sapagkat Ikaw ay Diyos na dakila at makapangyarihan. Salamat sa inyong pangako, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat sa inyong banal na Espiritu na patuloy po ninyo pinagkakaloob sa amin, Panginoon, aming Ama. Salamat po sa pananahan ng banal na Espiritu sa aming buhay. At salamat din po sa kapuspusan, O Diyos, na iyong Santong Espiritu sa aming buhay upang kami ay magkaroon ng kapangyarihan, upang mabuhay na mayroong kabanalan, upang kami, Panginoon, ay mabuhay at magkaroon ng kapangyarihan para humakapanilbihan o sa inyo, Diyos, aming Ama. Salamat po, patuloy po kayo ang manahan at maghari, Panginoon, sa aming mga puso. Kaya mo, Diyos, ang bawat isa sa amin, ipalagi po ninyong pakapuspusin, Panginoon, aming Ama, ng iyong Santong Espiritu. Salamat sa mabuting balita, Panginoon, na pinahayag mo sa umagang ito na siyang patuloy na nagpapaintindi sa amin na wala kaming pag-asa, Panginoon, kundi sa inyo lamang. Salamat po, Diyos, sa inyong mabiyaya, mga pagpapala at grasya sa aming buhay. Purihin, O Diyos, ang inakilang pangalan. Sambahin kayo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Pumapit sa mudalangin, lahat ay magsabi na Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Samahan niyo po akong basahin ang aklat ng Mateo chapter 6 verse 19 hanggang 21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. 20. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Purihin at palakpakan natin ang salita ng Diyos. Sama-sama din po natin ngayon ipanalaki ng ating tithes and offering. Hallelujah, Panginoong dakila sa lahat. Muli, maraming salamat po at kami nakapagsama-sama ngayong linggo. Maraming salamat din po muli, Panginoon, sa nagtapos na gawain na ito. Maraming salamat din po, Panginoon, sa isang linggong provision at pag-iingat sa amin. Maraming salamat at hindi mo kami pinabayaan sa pag nagkakaroon kami ng pagkukulang, Panginoon, andyan ka para pumunan sa mga pangangailangan namin, Panginoon. Ngayon, Panginoon, itinadalangin o tinataas namin ang aming mga tithes and offering bilang pagbabalik sa lahat ng pagpapala at provision na pinagkaloob mo sa amin. Gamitin na po ang lahat ng ito sa layunin at gawain ng iglesia. And nang sa ganay gamit din po natin ito sa mga layunin sa labas or sa mga outreaches po natin. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakapagbigay. Bigyan niyo po sila rest or mas mag-prosper pa po ang buhay nila. And ganoon na rin po, Panginoon, sa mga hindi pa nakakapagbigay din, na pagpalain niyo rin pala para sa susunod is makapagbigay na rin po sila. Maraming salamat din po, Panginoon. Or dadalangin din po namin ang bawat mga nagtatrabaho, ang increase in promotion para sa kanila, Panginoon. Sa mga nagninegosyo, Panginoon, sa more clients and close deals, na magmas prosper pa rin po ang business nila. Even na rin sa mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, dinadalangin din po namin ang trabaho na maibigay sa kanila yung naangkop sa kanilang skills, and bigyan niyo po sila ng favor pagdating sa mga schedule na hindi makakasagabal sa gawain mo, Panginoon. Ganoon na rin, Panginoon, dinadalangin din po namin ang ongoing na project ngayon na tinatayo, ang Prayer Mountain and GGL, Panginoon, ang provision para sa bawat pangangailangan sa pagtatayo na ito. Panginoon, loobin mo po na matapos din aghara na ang Prayer Mountain na ito para magamit na rin po ng bawat isa. Muli, Panginoon, itinadalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Jesus. Amen. Thank you.
Ay pong lahat ay tumayo at tayo po ay magwawakas sa ating pong panalangin. Pasalamatan po natin ng Diyos. Bago tayo mag-pray, ay pumawit muna tayo ng pasalamat sa ating Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri at pinasalamatan dakilang Diyos sa aming Ama sa maayos at matagumpay po naming gawain at pananambahan. Salamat sa iyong presensya at salamat din po sa buhay ng bawat isa na narito naglaan ng oras at panahon upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan, luwalatin at sambahin sa aming mga buhay. Salamat din po sa inyo pong mga salita na naibahagit ni Hayag po sa umaga ito. Patuloy mo itong ingatan sa aming mga puso at patuloy mo kaming pagpalain o Diyos sa aming buhay. Dakilang Diyos, salamat din po sa lahat ng mga biyaya mo, grasya mo at mga pagpapala na pinagkaloob sa aming Panginoon at ipatuloy pang ipagkakaloob. Salamat po dahil Ikaw ang aming Panginoon na laging tapat po sa amin, lagi po nagmamahal sa amin, nag-iingat sa amin, Panginoon. Salamat po sa tagumpay lagi ng buhay. Dakilang Diyos, ang aming pong panalangin, patuloy kayong maghari sa aming mga puso, patuloy kayong may taas na wat maluwalhati sa aming mga buhay. Samahan niyo po lamang kami sa aming pong mga lakbayin sa mundong ito. Hayaan mo Diyos na kayo po lagi ang aming mapaglingkuran at pabigyan ng kasiyahan sa aming buhay at pamumuhay. Patuloy mo kaming pagpalain at gawing pagpapala din po para ho sa iba. Salamat po, hayaan mo Diyos na kami Panginoon ay patuloy pang magamit para sa inyong kapurihan at kaluwalhatian. Magamit para sa kaligtasan ng maramihong tao. Hayaan mo Diyos ang buhay namin ito ay makapagbigay lagi ng kasiyahan, kaluguran sa indakilang pangalan. At sa umaga ito, Panginoon, aming Ama, ang aming pong dalangin, patuloy po ninyo kaming samahan sa aming pamumuhay ngayon sa araw nito sa buong maghapon at maging sa loob ng isang linggo. At sa susunod na linggo, Panginoon, muli, ibalik mo kami sa lugar na ito upang Ikaw ay patuloy namin sambahin, purihin at paglingkuran. Salamat po, Panginoon, at sa umaga ito, wala kami may bibigay sa inyo kundi pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasalamat sa inyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, pumamisama dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay sabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. Umayo po tayo ng mapayapa.
Bago po tayo magtabos, sama-sama po tayo umawit ng victory song para po sa ating Diyos. Hallelujah!